Kabanata 10-21. Lumabas ng silid si Dustin at ang ama ni Dahlia. Maraming tao ang naghihintay sa kanila sa labas, na binubuo ng mga tagapaglingkod ni Dustin, si Fanny at ang kanyang pamilya, at isang dosenang mga disipulo mula sa tunay na demon sect. Pinangunahan ng ama ni Dahlia ang mga disipulo mula sa veritable demon sect palabas ng headquarters ng Heaven Pavilion sect at pabalik sa Heavenly Dragon Holy Kingdom. Bagamat nagtatanong si Dustin tungkol sa dahilan kung bakit gustong makipagkita sa kanya ng pinuno ng veritable demon sect at kung bakit siya naniniwala na ang cultivation base ni Dustin ay nasa panganib, ang ama ni Dahlia ay hindi nagbigay ng diretsyong sagot sa kanya. Sobrang frustrated ni Dustin. Mukhang kailangan niyang bisitahin mismo ang pinuno ng veritable demon sect para mahanap ang sagot na hinahanap niya. Hanggang sa sandaling iyon ay napagtanto na lamang ni Dustin na ang ama ni Dahlia ay isang deputy sa veritable demon sect. Dustin, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Pagkaalis ng ama ni Dahlia kasama ang mga disipulo mula sa veritable demon sect, agad na pumunta si Fanny kay Dustin upang tingnan kung ayos lang siya. Fanny, you could see that I am still able to move around. Parang hindi ako okay sa'yo. Nakangiting sagot ni Dustin. Dustin, kailan ka naging ganito kalakas? Ang cool mo kahapon. Bulalas ni Fanny, little girl. Lalong gamwapo ang master ko. Nagsisimula ka na bang magkaroon ng kaunting crush sa kanya? Lumabas si Violet sa illusion bead para asarin si Fanny. Ginagawa niya ito simula pa noong una silang magkita. Violet, ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo namang hindi ako magpapakatanga sa'yo. Namula si Fanny nang sumugod siya kay Violet at nakipagbuno sa kanya. Tumingin ang lolo ni Fanny kay Dustin. Naalala na pinatay niya ang dalawang mandirigma ng Tribulation Realm gamit ang isang archaic weapon. Sobrang nakakaloka pa rin ang lahat. Nahihirapan siyang paniwalaan na ang batang ito ay lumaki mula sa isang mababang disipulo ng ikasyam na antas ng Energy Gathering Realm tungo sa isang taong madaling makalaban sa mga mandirigma ng Tribulation Realm. Ito ay halos tila isang alamat. Master, okay ka lang. Lumapit lahat sa kanya ang mga katulong ni Dustin at tiningnan kung nasaktan siya. Relax. Okay na ako ngayon. Marahan na tiniyak ni Dustin sa kanyang mga katulong. Guro, mukhang nakakatakot ang tao ng veritable demon sect. Ang tinutukoy ng Sekta Supremo ay ang ama ni Dahlia. Ito ay totoo. Sa pag-iisip na ang ama ni Dahlia ay naging isang higanti at ang kapangyarihang ipinakita niya sa proseso. Talagang hinangaan ni Dustin ang kanyang katawan at kailangang aminin na ang kanyang 10 milyong libra ng ani ay malayong mas malakas kaysa sa kanyang ani na 2 milyong libra lamang. Ibinalik ka niya sa mga silid sa punong tanggapan ng Heaven Pavilion sect at pinalayas ang lahat. Ikinulong niya ang kanyang sarili kasama mo upang maging iyong tagapag-alaga. Mukhang nag-aalala talaga siya sa'yo. Sabi ng Supremo ng sekta. So ayun ang nangyari. Nagpasalamat si Dustin sa kanyang sarili. Sir, 12-12 ng bisita po ang naghihintay sa inyo. Galing daw sa Heaven Palace. Isang miyembro ng Heaven Pavilion sect ang nagmamadaling bumalik at nag-ulat. Ano? Sinasabi nilang galing sila sa Heaven Palace. Tumigil sandali si Dustin. Alam niya sa kaloob-looban niya kung bakit nandoon sila para makita siya. Master! Lumingon kay Dustin ang pinuno ng Heaven Pavilion sect. Si Dustin ang tunay na pinuno ng Heaven Pavilion sect ngayon. Dapat tayong pumunta at makipagkita sa ating mga bisita. Kinawayan sila ni Dustin at tinungo ang front gate. Sa front gate ng Heaven Pavilion sect. Bastos talaga. How dare you ask us from the Heaven Palace to wait here? Nasaan si Rico? Bakit hindi siya dumating para batiin tayo? Isang lalaking nakasuot ng maitim na mukhang talagang mayabang na sumigaw sa mga disipulo ng Heaven Pavilion sect. Ginamit niya ang kanyang vital energy force para maabot ang kanyang boses hanggang sa kanilang headquarters. Ang mga mukha ng mga alagad na nagbabantay sa harap ng pintuan ay naging pula at kulay ube. Nakatayo silang lahat sa gilid ng kalsada habang nakatitig sa lalaking nakaitim na iyon sa takot.
Isang dosenang lalaki sa likod ng lalaking nakaitim na ito ay tila mga mandirigma na ang cultivation base ay nasa Astral Realm. Napakabastos niyo. Pumunta ka sa aming lugar at sumigaw sa aming mga alagad. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na suntukin sila. Nagsimulang lumabas ang mga tao mula sa punong tanggapan upang lumipad patungo sa front gate. Ang nanguna sa kanila ay walang iba kundi si Dustin. Ang Sect Supremo at ilang iba pang mga tao ay lumipad malapit sa kanya. Dahan-dahang lumapag si Dustin sa front gate. Sumulyap siya kaagad at nakita niya ang limang alagad na nagbabantay. Malinaw na binugbog sila ng mga lalaking ito mula sa Heaven Palace. Kumaway si Dustin at nahulog ang isang dosenang high-class na elixir sa harap ng kanyang mga alagad. Kunin mo sila. Kinuha ng mga alagad ang mga table tas at nagulat sila sa matinding aura nila. Sila ay pang-anim na baitang hilang elixir. Nasa cultivation base lang sila ng Sky Realm at tuwang-tuwa sila na mabiyayaan ng mga matataas na antas ng elixir. Para sa isang mandirigma na ang cultivation base ay nasa Sky Realm lamang. Ang elixir na ito ay hindi lamang magpapagaling sa lahat ng kanilang mga sugat ngunit makakatulong din na mapabuti ang kanilang vital energy cultivation base at makakatulong pa sa kanila na makamit ang kanilang tagumpay. Oh, sino ka dapat? Natigilan saglit ang lalaking nakasuot ng itim sa ginawa ni Dustin. Panatilihin natin itong malinis at simple. Kowtow sa mga disipulong ito ng Heaven Pavilion Sect na iyong binugbog at humingi ng tawad sa kanila. At pagkatapos ay maaari kang umalis dito. Tinitian sila ni Dustin habang nasa likod ang mga kamay habang malamig na nagsasalita. Ano? Namula ang mukha ng lalaking nakaitim. Pagkatapos ay sumabog siya sa galit. How dare you? Siguradong wala ka sa sarili mo. Ikaw Heaven Pavilion Sect ay isang mababang sekta lamang. At naglakas loob pang kausapin ako sa ganitong tono. Hindi ka ba natatakot na durugan ng ating Heaven Palace ang iyong maliit na sekta sa ilang segundo? Nagalit ang lalaking nakaitim sa sinabi ni Dustin. Dumating sila sa Heaven Pavilion Sect na may pakiramdam ng superiority. Sa kanilang lakas, ang Heaven Pavilion Sect ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Hindi niya akalain na ang isang tao mula sa Heaven Pavilion Sect ay maglalakas loob na makipag-usap sa kanya sa ganoong tono. Ito na ang huling beses na uulitin ko ang sarili ko. Kowtow, humingi ng tawad. At pagkatapos ay lumayo ka. O mamamatay kayong lahat. Malamig na tugon ni Dustin habang naiinip siya. You are way out of line. Una, papatayin kita at saka ko hahanapin si Rico. Ang lalaking nakasuot ng itim ay nag-activate ng kanyang vital energy force sa premium stage ng Astral Realm at bumuo ng isang higanteng palad na malapit nang bumagsak kay Dustin. Na-detect niya na nasa premium stage lang ng Master Realm ang cultivation base ni Dustin kaya nagpa siya siyang huwag gamitin ang vital energy skill. Sa halip, nagpa siya siyang patayin si Dustin ng purong puwersa. Unang bumalaw ang isip ni Dustin at bilang isang espiritual na demonyo at 20 spiritual sense flying spears ay sumalakay sa soul sea ng lalaking nakaitim na nakasuot. Pagkatapos ay gumalaw ang kanyang katawan gamit ang Thunderbolt movement skill habang pinapakawalan niya ang kanyang physical na kapangyarihan. At sinuntok siya. Imposible iyan. Paano magiging napakalakas ng iyong espiritual na pakiramdam? Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay sumigaw sa sakit bilang isang espiritual na demonyo at ang 20 sibat ay patuloy na umaatake sa kanyang espiritual na kaluluwa. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay walang pagpipilian kundi ang tumakbo sa mga bilog dahil wala itong paraan upang ipagtanggol ang sarili. Bang! Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay hindi nakatakas at ipagtanggol ang sarili sa oras. Dahil siya ay pinigilan. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nasa ilalim ng kontrol ni Dustin. Sinuntok siya ni Dustin sa tiyandahilan para bumulwak siya ng maraming dugo. Muli siyang sinuntok. Agad na binasag ang kanyang mga buto sa maliliit na piraso at tumalsik ang kanyang bituka. Sa oras na si Dustin ay tapos na sa kanya. Siya ay isang pool ng maputik na laman sa lupa. Luluhod ka ba ngayon at hihingi ng tawad? Tanong ni Dustin na may nakakatakot na ngiti habang lumingon at tumingin sa iba pang magsasaka ng Heaven Palace. Matapos makitang pinatay ni Dustin ang lalaking nakaitim gamit ang isang suntok lamang.
Natakot ang mga magsasaka ng Heaven Palace sa kanilang pantalon. Kami ay mula sa Heaven Palace. Hindi ka ba natatakot na kami? Ang mga magsasaka ng Heaven Palace ay lipuli ng Heaven Pavilion Sec. Sinubukan ng isa sa mga magsasaka na pagtagumpayan ang kanyang takot sa pamamagitan ng pagpayag sa kanyang sarili na manatiling kalmado at sumigaw kay Dustin. Ito ang lupain ng Heaven Pavilion Sec. Ang sino mang tumuntong sa lupain ito ay dapat sumunod sa mga alituntunin ng Heaven Pavilion Sec. Kahit na ikaw ay mula sa Heaven Palace, ang aming mga patakaran ay nalalapat din sa iyo at dapat mong sundin ang mga ito. Bibigyan kita ng 3 segundo. Pagkatapos nito ay mamamatay kayong lahat kung hindi kayo luluhod at humingi ng tawad sa mga sugatang magsasaka ng ating Heaven Pavilion Sec. Sagot ni Dustin sa malamig na boses. Ikaw, ano ang dapat nating gawin? How about we gang up and fight against him? Ang mga magsasaka ng Palasyo ng Langit ay nalilito at nalilito kung ano ang gagawin. Ang bawat isa ay nagsimulang makipag-usap sa isa't isa na nagsisikap na magkaroon ng solusyon. Ang Heaven Palace ay isa sa pinakamakapangyarihang sekta sa Triangle Zone. Walang sino man sa Triangle Zone ang nang-ahas na tretuhin ang mga magsasaka ng Heaven Palace ng ganito. Ito ang unang pagkakataon na hindi sila nire-respeto ng ganito. Natigilan sila at hindi alam kung paano magre-react sa ganitong sitwasyon. Isa. Nagsimulang magbilang ng mga segundo si Dustin. Nasaan si Rico? Lumabas ka. Gusto mo bang lipulin ko ang Heaven Pavilion Sec mo? Malakas na sigaw ng isang tao mula sa karamihan. Ako si Rico. Si Rico, ang pinuno ng Heaven Pavilion Sec, ay lumapit at tumabi kay Dustin. Ngayon, ang aking Panginoon ang may hawak ng lahat. Nasa kanya na ang lahat. Mamamatay kayong lahat ngayon kung hindi kayo luluhod at humingi ng tawad gaya ng kanyang hiniling. Malamig na sagot ni Rico habang nanunuya sa mga magsasaka ng Heaven Palace. Hindi siya makapaniwala sa kapangahasan ng mga ito. 2. Nagpatuloy si Dustin sa pagbibilang ng mga segundo nang walang emosyon. Umalis muna tayo at iulat ang kabastusan na ito sa ating pinuno. At pagkatapos ay kapag ang tamang panahon ay babalik tayo at mag-higanti. Ang sabi ng dalawang magsasaka ng bigla nilang ay activate ang kasanayan sa paggalaw ng katawan at lumipad sa kalangitan. Inactivate ni Dustin ang demon creating skill at ang spiritual sense flying spear gamit ang kanyang isip at inatake ang kanilang soul seas. Arg! Parehong malakas at nagkaroon ng kanilang cultivation base sa katamtamang yugto ng astral realm. Agad na napasigaw ang dalawa at natamba sa lupa na parang mga lasing. Panay ang sigaw nila habang nakahawak sa kanilang mga ulo habang nakahandusay sa lupa. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay nabasag at nawasak at pinatay sila kaagad. Naging dalawang bangkay silang walang buhay. Hihingal. Nagulat ang lahat. Bagamat hindi ginagalaw ni Dustin ang kanyang mga kamay. Alam ng lahat na napatay niya ang dalawang magsasaka. Laking gulat nila na kaya niyang pumatay ng tao nang hindi nagagalaw ang kanyang katawan o napapansin ng sinuman. Kaya hindi nila maiwasang magtaka kung gumamit ba siya ng ilang uri ng masasamang kasanayan. Lahat ng mula sa Heaven Palace ay tumingin kay Dustin sa takot. Tuwang-tuwa si Dustin sa sandaling iyon. Matapos makuha ng espiritual na puno ang madugong pagpatay na intensyon na lumusob sa kanyang sosi. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nakakuha ng matinding kapangyarihang pumatay. Ang espiritual na pakiramdam ay naging mas malakas at mabangis sa kamakailang pag-atake kaysa dati. Ngayon ay mukhang kaya niyang talunin ang mga cultivator na nasa astral realm sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang espiritual na kahulugan. Samantala, si Dustin ay nasa malalim na pag-iisip na pinag-iisipan ang katotohanan na ang espiritual na puno ay maaaring sumipsep ng madugong pagpatay na intensyon na sumalakay sa kanyang soul sea. Nangangahulugan iyon na maaari niyang gamitin ang slaughtering sword ng malaya at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa madugong pagpatay na intensyon. 3. Binilang ni Dustin ang huling segundo sa malamig na boses. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang isip para salakayin sila. Ang isang cultivator ng Heaven Palace na nasa preliminary stage ng Astral Realm ay sumigaw habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang ulo. Naging bangkay siya sa loob ng ilang segundo.
Ang isa pang cultivator sa paunang yugto ng Astral Realm ay tumili rin. Ako ay yuyuko at luluhod. Ako ay yuyuko at luluhod. Pakiusap ho, huwag mo akong patayin. Ang cultivator na ito sa paunang yugto ng Astral Realm ay alam na may mali sa sandaling napagtanto niya na 20 spiritual sense flying spears ang lumitaw sa kanyang soul sea. Hindi na siya nagdalawang isip pa matapos mapagtantong nasa life or death na sitwasyon siya. Agad siyang lumuhad at mabilis na yumuko. Nang makita siyang yumuko sa desperasyon. Ang iba pa sa mga cultivator ng Heaven Palace ay atubiling lumuhad na nagngangalit ang kanilang mga ngipin at yumuko sa mga sugatang cultivator ng Heaven Pavilion Sect. Hindi tumayo ang lahat hanggang sa nakayuko sila ng ilang beses. Nakatingin pa rin sila kay Dustin na baka sa mga mata nila ang tensyon. Sige, dahil humingi ka ng tawad. Ngayon bigyan mo sila ng kabayaran. Utos ni Dustin. Walang sino man sa mga magsasaka ng palasyo ng langit ang nang-ahas na tumanggi sa utos ni Dustin. Kinuha nila ang lahat ng uri ng Vital Energy Crystal at Elixir mula sa kanilang Space Rings at itinapon ito sa mga sugatang cultivator ng Heaven Pavilion Sect. Nagtinginan ang mga cultivator ng Heaven Pavilion Sect sa isa't isa na may pagtataka. Nagulat sila dahil hindi totoo ang nararanasan nila. Para silang nasa panaginip. Sila lamang ang mga tagapag-alaga ng tarangkahan. Kaya't sila ay may mababang katayuan sa lipunan at kadalasan ay hindi sila itinuturing na mahalaga. Ngunit sa sandaling iyon sila ay may kinalaman sa lahat ng nangyayari sa harap ng lahat. Kunin mo ang lahat at itago mo lahat. Ito ang nararapat sa iyo. Tandaan, walang makakabuli sa sinumang cultivator ng ating Heaven Pavilion Sect. Sabi ni Dustin. Kinuha ng mga sugatang magsasaka ang mga kristal na mahahalagang enerhiya at elixir na may nanginginig na mga kamay. Hindi pa rin sila makapaniwala sa swerte nila. Naantig ang bawat isa sa Heaven Pavilion Sect sa sinabi ni Dustin. Lahat sila ay bumuo ng isang malakas na pakiramdam ng katapatan sa bagong may-ari ng Heaven Pavilion Sect sa kanilang mga puso. Well, ang bagay na ito ay lumipas na. Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit ka pumunta dito. Mahinang tanong ni Dustin. Nang marinig nila ang kanyang mga salita, nag-alinlangan ang mga magsasaka ng Heaven Palace. Kanina, dumating sila para hilingin sa Heaven Pavilion Sect na sumuko at sumama kaagad sa Heaven Palace. Gayunpaman, sa ilalim ng kanilang kasalukuyang mga kalagayan, natakot sila sa kapangyarihan ni Dustin at walang gustong magsabi na inaasahan nilang susuko ang Heaven Pavilion Sect sa Heaven Palace. Kung ginawa nilang galit muli ang Diablo, maaari silang magdusa ng husto. Ayaw nilang makitang mangyari iyon. Come. Ano? Don't tell me kagagaling mo lang sa Heaven Pavilion Sect para sa turismo. Sige, sabihin mo na. Nahulaan na ni Dustin kung ano ang nasa isip ng mga cultivator ng Heaven Palace. Sige, sasabihin ko sa'yo. Sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob ang isa sa kanila at nagsalita. Pumunta kami sa Heaven Pavilion Sect para magpadala ng mensahe mula sa aming pinuno. Gusto niyang sumuko ang Heaven Pavilion Sect sa Heaven Palace sa loob ng 5 araw. Sabi niya sa takot. Fine. Alam ko na ngayon. Ngayon bumalik at sabihin sa iyong pinuno na ang Heaven Palace ay hindi sapat at hindi karapat dapat na hilingin sa Heaven Pavilion Sect na sumuko. Ngayon umalis ka na. Inisyon sila ni Dustin. Ang intensyon ng Heaven Palace ay eksakto kung ano ang kanyang naisip. Well, ipapadala ko ang eksaktong mga salita mo sa aming pinuno. Isang malamig na tingin ang ibinigay ng magsasaka kay Dustin. Pagkatapos ay inakay niya ang iba at lumipad habang sinusundan nila ito. Guro, ang mga magsasaka ng palasyo ng langit ay muling sasalakayin tayo sa lalong madaling panahon. Nag-aalalang sabi ng Supremo ng sekta kay Dustin. Natakot siya na baka hindi sila sapat at mahirapan na talunin ang Heaven Palace. Ang Heaven Pavilion Sect ay hindi ganoon kalakas sa ngayon. Hahanapin natin ang solusyon. O gusto mo rin bang sumuko ang Heaven Pavilion Sect at sumali sa Heaven Palace? Tanong ni Dustin. Hindi naman. What I mean is that we should prepare well for it. Magiging mabangis ang plano ng paghihiganti ng Heaven Palace. Umiling kaagad ang Supremo ng Sekta. Tama.
Dapat tayong maghanda ng mabuti para dito. Sabi ni Dustin sa mahinang boses. Alam ni Dustin ang napakalaking lakas ng Heaven Palace. Nagagantay sa brutal na paraan. Agad niyang tinanong ang kanyang tatlong subordinate. Ang Sect Supremo. Rico ang pinuno ng Heaven Pavilion Sect at ang pinuno ng Wolfgang na simulan ang buong paghahanda laban sa napipintong pag-atake ng Heaven Palace. Si Dustin at ang kanyang mga tauhan ay hindi gustong sumuko sa Heaven Palace sa anumang pagkakataon. Kaya hindi maiiwasan ang away ng dalawang partido. Ang tatlo sa kanyang mga nasasakupan ay mga pinuno ng kanilang sariling sekta. Naturally, sila ay mahusay sa pagharap sa gayong mga nagbabawal na pag-atake ng mga kaaway. Bukod dito, hindi gaanong interesado si Dustin sa pagharap dito. Kaya naman, inayaan niya na lang silang mag-asikaso. Alam na alam din niya na sa kasalukuyang lakas ng Heaven Pavilion Sect. Hindi mahalaga kung gaano karaming paghahanda ang ginawa dahil sa huli ay hindi nito kayang makipaglaban sa makapangyarihang Heaven Palace. Sa madaling salita, sa paparating na labanan, ang Heaven Pavilion Sect ay haharap sa matinding pagkatalo maliban kung ito ay may mas malakas na suporta mula sa ibang lugar. Sa makatuwid, bilang kanilang pinakamataas na pinuno, naiisip na niya ang mga huling counterattacks na gagamitin niya para patayin ang mga mandirigmang iyon mula sa Heaven Palace sa simula. Kung hindi pa rin nila kayang labanan ang mabangis na pag-atake ng Heaven Palace sa huli. Hindi ito magiging malaking problema para sa akin. Naiisip ni Dustin, ihahatid lang niya ang lahat ng kanyang mga tauhan sa City Model sa pamamagitan ng pag-activate ng teleportation power at makaalis sa Heaven Pavilion Sect ng mabilis hanggat kaya niya. Ang modelo ng lungsod ay isang espesyal na mahiwagang kayamanan na palagi niyang dinadala kasama niya. Ito ay isang napakalawak na espasyo at kahit na ito ay puno ng higit sa 100,000 mga tao. Ito ay magiging maluwang pa rin. Bukod sa lungsod, nagkaroon din si Dustin ng isa pang mahiwagang kayamanan ang Dragon at Phoenix Chariot na maaaring lumipad sa napakabilis na bilis. Kung nakatakas sila sa paggamit nito, walang makakahabol sa kanila. Gamit ang dalawang mahiwagang kayamanan bilang kanyang huling trump card. Hindi kailangang mag-alala ni Dustin tungkol sa paparating na labanan. Kasama si Violet at ang gnome. Nagsimula siyang maglakad-lakad at magbabad sa mga tanawin sa punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect. Ang lugar ay may kabuoang 18 magagandang berdeng bundok. Nagpaikot-ikot ang tatlo dito at doon. Puno ng lubos na kagalakan. Pagkaraan ng ilang sandali na pamamasyal, inamin ni Dustin sa kanyang sarili na talagang kapansin-pansin ang tanawin sa punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect. Natural na nabuo ang 18 mayayabong na bundok. Sa katunayan, ang pagbuo ng mga bundok na ito ay batay sa isang tiyak na prosesong pangagham sa loob ng ilang libong taon ngunit hindi ito pinansin ni Dustin dahil wala siyang interes na unawain ang larangang iyon. Nakita na lang niya na maganda ang bawat bundok na may mga makakapal na puno at kawayan. Mayroon din itong hindi mabilang na mga talo na bumubulusok mula sa bawat sulok na parang isang pastoral na paraiso. Habang mas binibigyang pansin ni Dustin ang mga ito, lalo siyang nabihag sa kanilang kagandahan. Master, napakaganda dito. Nais ko lang na manirahan dito ng tahimik at ipagpatuloy ang aking paglilinang. Tila nagustuhan din ni Violet ang lugar na ito. Habang pinagmamasdan at tinatamasa ni Dustin ang bulubunduking tanawin sa kanyang harapan. Lumipad patungo sa kanya ang lolo ni Fanny. Kasama si Fanny at ilan pang mga alagad mula sa mga bundok sa kanyang harapan. Dustin, pagkatapos ng 2 araw ng matinding pagmamasid, napagtanto ko na may misteryosong puwersang nakatago sa lugar na ito. Sa isang lugar sa 18 berdeng bundok na ito, pambihira ang ingay nito. Kung isa sa aktibo ng maayos, ang mga bundok ay makakabuo ng isang array. Sa loob ng array, mag-e-echo sila. Makikipagtulungan at mapoprotektahan pa ang isa't isa. Sabi ng lolo ni Fanny kay Dustin. Hindi may tago ang kanyang parang bata na pinanibik sa kanyang pinakabagong natuklasan. Oh, totoo ba talaga ito? Natigilan si Dustin. Wala siyang alam tungkol sa pag-deploy ng array.
Iniisip na lang niya na kaaya-aya ang tanawin ng lugar na ito at naisip niyang ordinaryo ang mga bundok na ito. Siya ay tiyak na hindi nauugnay sa kanila sa anumang uri ng array. Kaya naman, nang marinig ang tungkol sa natuklasan ng matanda, medyo natigilan siya. Ngunit alam niya na ang matanda ay nakamit ang mga pambihirang tagumpay sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik sa lahat ng uri ng array. Bukod dito, palagi siyang masinsinan. Hinding-hindi niya sasabihin kay Dustin ang tungkol dito kung hindi siya sigurado. Kung sinabi niya, baka may misteryo talagang nakatago sa loob ng punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect. Well, sir, pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang higit pa tungkol dito? Gusto kong marinig ang lahat tungkol dito. Dagdag ni Dustin na may curiosity sa boses. Dahil pambihira ang kanilang mga reverberations. Baka magamit niya ito ng husto sa darating na laban. Nalaman ko ang tungkol sa sinaunang array na ito na tinatawag na 18 Arhats Array mula sa isang sinaunang manuskrito. Ang sinaunang array na ito ay maaaring gamitin para sa parehong pagpatay at pagtatanggol. Na medyo kakaiba, ito ay dating napakasikat na array noong sinaunang panahon. Gayunpaman, ang pag-deploy ng sinaunang hanay na ito ay napakahirap. 18 bundok ang kailangan upang sugpuin ang 18 mata ng hanay. Kung wala itong partikular na kondisyong panghiyograpiya, imposibleng mag-deploy ng ganoong array. Dahil orihinal na hiniram ng 18 Arhats Array ang kapangyarihan ng mga bundok at lupa para ay deploy ang array laban sa mga kaaway. Unti-unti itong inabandona. Pagkarating ko sa headquarters ng Heaven Pavilion Sect kahapon at nakita ko ang 18 berdeng bundok. Ang naiisip ko lang ay ang 18 Arhats Array. Ginugol ko ang huling 2 araw sa pangangatwiran at pagkalkula at sa wakas ay nakarating ako sa conclusion na ang lokasyon ng 18 bundok sa lugar na ito ay sapat na perpekto upang i-deploy ang 18 Arhats Array. Sa bawat salitang binibitawan niya ay lalong nasasabik ang lolo ni Fanny. Makikita mo ang siklab ng galit na naidulot ng pagtuklas sa kanyang mga mata. Naniniwala ako noon na ang 18 Arhats Array na ito ay isang gawa-gawa lamang. Halos naisip ko na imposibleng i-deploy ito. Dahil, sa katotohanan, napakahirap na makahanap ng 18 bundok sa parehong lugar. Bilang karagdagan, ang bawat tuktok ng bundok ay dapat nasa isang eksaktong posisyon upang matugunan ang mga kinakailangan ng array. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa lugar na ito, ang 18 taluktok ng bundok ay eksaktong tumutugma sa mga kinakailangan para sa pag-deploy ng 18 Arhats Array. Ito ay isang himala, talaga, kung alam ng sinumang dalubhasa sa array ang tungkol sa pagkakaroon nito. Gagawin nila ang kanilang makakaya na makarating dito para magsaliksik ng malalim tungkol dito. Ang lolo ni Fanny ay patuloy na nilalagnat. Samantala, pinagmamasdan niya ang 18 berdeng bundok sa kanyang harapan bilang pag-asa. Ito ay maliwanag na siya ay nahuhumaling sa pag-aaral ng arrays. Marahil, ang katotohanan ito ang naging dahilan upang mapanganga siyang tumitig sa 18 bundok. Gaano kalakas itong 18 Arhats Array? Iyon ang susing tanong sa isip ni Dustin at ang tanging inaalala niya sa sandaling iyon. Nang marinig niya ang sinabi ng lolo ni Fanny, naging aktibo siya at mabilis na tumakbo ang kanyang isip. Gaano kalakas? Kaha, ang 18 Arhats Array na ito ay matalinong gumagamit ng kapangyarihan ng mga bundok at lupa. Kung matagumpay itong may deploy, hindi natin kailangang matakot sa mga mandirigmang iyon kahit na sa yugto ng Tribulation Realm. Ang array ay bitag sa kanila. Confident na sabi ng lolo ni Fanny. Wow! Ang galing! Can you deploy this 18 Arhats Array? Sir, mabilis na tanong ni Dustin. Medyo natuwa siya, kung talagang nagawa ng lolo ni Fanny na i-deploy ang 18 Arhats Array. Maaari itong maging napakalaking estratehikong kahalagahan at makakatulong ito sa paglaban sa mga paparating na pag-atake ng Heaven Palace. Well, tungkol dyan. Una, nabasa ko lang ang tungkol sa array mula sa isang sinaunang manuskrito. Hindi ko pa nakita ang deployment nito dati. Kaya para sa iyong tanong, hindi pa ako sigurado sa sagot. Pangalawa, ang deployment ng 18 Arhats Array ay nangangailangan ng malaking halaga ng lahat ng uri ng resources.
na isa ring problema. Bahagyang nag-aalangan na sabi ng lolo ni Fanny. Well, I see now, sir. Wait for a moment. I will try to find out a solution. Sabi ni Dustin. Para sa unang problemang ibinangon ng lolo ni Fanny. Hindi siya nag-alala dahil malaki ang tiwala niya sa lolo ni Fanny. Isang eksperto sa array. Para sa pangalawang problema. Kailangan niyang pag-isipang mabuti. Matapos ang isang mabilis na pag-iisip tungkol sa mga posibleng solusyon sa pangalawang problema. Naghatid ng mensahe si Dustin sa Sec Supreme, Rico, at ang pinuno ng Wolfgang sa pamamagitan ng kanyang puwersang espiritual na kahulugan. Iniling niya sa kanila na makipagkita kaagad sa kanya para magkaroon ng emergency na talakayan. Sa isang iglap ay nagharap sa kanya ang tatlong subordinate. Pagkatapos ay sinabi ni Dustin sa tatlo ang lahat tungkol sa 18 Arhats Array. Master, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng supremo ng sekta na may pag-aalinlangan. Kayong tatlo, kausapin ang lolo ni Fanny at mag-isip ng pagtatantya kung magkano ang magagastos para i-deploy itong 18 Arhats Array. Kung matagumpay na may deploy ang array, marahil, ang punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect ay magiging ligtas sa ilalim ng proteksyon nito. Kung hindi, sa lakas natin ngayon, mapipilitan tayong umalis dito maya-maya. Dahan-dahan at seryosong sabi ni Dustin. Oo, Master, tama ka. Kung ito ang kaso, kailangan nating matagumpay na i-deploy ang array na ito kahit na ubusin nito ang lahat ng ating mapagkukunang pinansyal. Dahil sa mga pagsubok na nakasalansan sa kanila, lahat ng tatlong lalaki ay sumang-ayon sa ideya ni Dustin. Tanging isang malakas na alas lamang ang makakatulong sa kanila mula sa gulo. Guro, balak kong bumalik sa punong tanggapan ng Wolfgang upang dalhin ang lahat ng aking mga tauhan dito. Ngayon, gusto ng Heaven Palace na sakupin ang lahat ng iba pang puwersa sa loob ng Triangle Zone. Ang aming Wolfgang ay tiyak na magiging target nito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kong makipag-usap sa Sec Supremo at Rico, napagdesisyonan kong dalhin lahat ng tauhan ko dito. Sa ganitong paraan, lahat ng ating puwersa ay magsasama-sama upang labanan ang Heaven Palace. Nag-propose bigla kay Dustin ang leader ng Wolfgang. Well, that sounds like a good idea. Dapat mong isagawa kaagad. Pero, mag-ingat sa iyong paglalakbay. Sabi ni Dustin at tumango. Ito ay isang magandang panukala talaga. Ang kanilang tsansa na talunin ang palasyo ng langit ay lalakas lamang kung mas maraming lalaki sa kanilang panig. Kinabukasan, nakita ni Dustin na ang lolo ni Fanny, na sinundan ng malaking bilang ng mga disipulo mula sa Heaven Pavilion Sect, ay naglalakad pabalik-balik sa 18 berdeng bundok. Malinaw na mas interesado siya sa pag-deploy ng 18 Arhats Array kaysa kay Dustin. Natuwa si Dustin nang makitang nahuhumaling ang lolo ni Fanny sa pag-aaral ng arrays. Ang katotohanan ay ngayon na natagpuan ng lolo ni Fanny na ang lugar na ito ay talagang isang perpektong lugar para sa paglalagay ng isang sinaunang hanay. Siya ay tuwang-tuwa at hindi na makapaghintay na pag-aralan ito. Ngayon ay nagkaroon ng higit na kumpiyansa si Dustin na matagumpay na may deploy ang array. Pagkatapos ng kalahating araw na pag-alagala, wala nang ibang magawa si Dustin. Ayaw niyang maubos ang kanyang oras. Kaya bumalik siya sa kanyang lihim na silid at sinimulan ang kanyang paglilinang. Sa lihim na silid, naglabas si Dustin ng 1,000 Divine Vital Energy Crystals at pagkatapos ay inilabas ang kanyang Spiritual Tree para sumipsip ng kanilang enerhiya. Makalipas ang ilang oras, natapos ang proseso. Dahil dito, mas malakas na ngayon ang espiritual na pakiramdam ni Dustin kaysa dati. Ang lawak ng lawa sa gitna ng kanyang Soul Sea ay malapit na sa 4 hektarya. Ang taas ng espiritual na puno ay muling tumaas ng halos 1 sentimetro. Pagkatapos, naglabas si Dustin ang bote ng jade mula sa space ring. Ito ay gaganapin sa loob ng Earthly Mother Essence. 2 araw bago nito, nang gamitin ni Dustin ang kanyang slaughtering sword para labanan ang kanyang mga kalaban. Halos maaga na siya ng mga uhaw sa dugo na layuning pagpatay. Halos nawala na siya ng kontrol sa sarili. Dahil dito,
Lubos niyang napagtanto na ang kanyang sariling vital energy force ay masyadong mababa. Sa mas malaking larawan, ang vital energy ng isang magsasaka ay ang pinakapangunahing at intrinsic na bahagi ng mga ito. Sabik si Dustin na ay promote ang kanyang vital energy realm ng mas mabilis. Sana ang Earthly Mother Essence ay sapat na makapangyarihan sa pagtulong sa akin na madagdagan ang aking vital energy force. Naiisip ni Dustin sa kanyang sarili. Pagkatapos ay binuksan niya ang takip at ininom ang buong bote ng sabay-sabay. Sa isang kisap mata, isang matatag at napakalaking bisa ang sumugod sa bawat sulok ng katawan ni Dustin. Tinawakan niya ang space ring at naglabas ng milyon-milyong superior vital energy crystals mula rito at itinambak ang mga ito sa paligid niya. Pagkatapos nito, umupo siya na naka-cross-legged at nagsimulang magsanay ng Golden Sun Scripture. Nagplano si Dustin na magnilay-nilay sa pag-iisa para makatalyze ang kanyang sarili upang maabot ang isang cultivation base ng Astral Realm. Bago gawin ito upang palakasin ang kanyang mga pamamaraan sa paglilinang, nagpadala si Dustin ng mensahe sa Sect Supremo gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Huwag mo akong istorbohin maliban kung ang mga tao mula sa palasyo ng langit ay maglunsad ng isang pag-atake laban sa amin. Sabi ni Dustin sa kanya. Pagkatapos ay nagsimulang magnilay-nilay si Dustin. Umasok si Violet at ang gnome sa Illusion Bead. Sinundan na ni Fanny ang kanyang lolo upang tumulong sa pag-aaral at pag-deploy ng 18 Arhats Array. Sa lihim na silid, si Dustin ay nanatiling hindi gumagalaw. Tulad ng isang matandang monghe o kahit isang estatwa. Isang butil na naglalabas ng gininto ang liwanag na kasing laki ng perlas ang nakasabit sa itaas ng ulo ni Dustin. Ang gininto ang liwanag ay bumagsak sa superior vital energy crystals sa paligid ni Dustin at hinigop ang kanilang aura. Habang ang butil ay sumisipsip ng higit at higit na espiritual na enerhiya. Ito rin ay lumaki sa laki. Sa kanyang katawan, ginamit ni Dustin ang mga pamamaraan ng paglilinang ng Golden Sun Scripture. At ang umuusbong na maputlang gininto ang vital energy sa mga meridian ng enerhiya ay bumuhos ng walang hanggan tulad ng isang mahabang ilog. Sinasaksak ang bawat pulgada ng kanyang enerhiyang meridian. Sa larangan ng elixir ni Dustin, isang sabog ng kapangyarihan ng pagpino mula sa Fire Stella ang nagsimulang magpino sa limang-limang kulay na dragon. Isang bumulwak ng malaking espiritual na diwa mula sa elixir ang nakuha mula sa mga katawan ng limang kulay na dragon. At pagkatapos ay ibinuhos sa katawan ni Dustin sa pagitan ng kanyang mga kalamnan at buto. Tumagos din ito sa kanyang mga paa at utak. Labis na busog sa kanyang katawan. Ang pinaka-epektibo ay ang bisa ng Earthly Mother Essence. Dahil patuloy nitong binabago ang mga meridian sa katawan ni Dustin. Pinalaki ang volume ng bawat energy meridian at pinapayagan ang bawat energy meridian na maglaman ng higit at mas mahalagang enerhiya. Pagkatapos ng isang araw ng pagmumuni-muni sa pag-iisa, isang hindi pangkaraniwang bagay ang nangyari. Ang mahahalagang enerhiya sa paligid ng katawan ni Dustin ay biglang nagsimulang magpakita ng ilang kakaibang pagbabago. Umungulito at umikot sa katawan ni Dustin. Iniwan ang buong lihim na silid sa isang kapaligiran ng matinding kaguluhan. Marahas na hinaypan ng matalim na vital energy force ang batong pader ng Secret Chamber. Ginawa nito ito ng napakalakas kaya nagsimulang magkaroon ng isang serye ng malalalim na imprint sa dingding. At hindi mabilang na mga labi ng bato at alikabok ang umiikot sa lihim na silid. Boom! Biglang-bigla. Ang pagbabago-bago ng puwersa ng vital energy na higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati ay lumabas sa katawan ni Dustin. Marahas na nanginginig ang buong secret chamber dahil sa itsura nito. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting humo pa ang lahat. Sa wakas, binuksan ni Dustin ang kanyang mga mata. Isang nagniningning, nakakabulag na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng isang araw ng matinding pagsasanay. Sa wakas ay nakalusot ako sa paunang yugto ng Astral Realm. Tuwang-tuwa si Dustin sa kanyang nagawa. Para sa matagumpay na tagumpay at pag-upgrade para sa oras na ito. Naunawaan ni Dustin na mayroong dalawang pangunahing salik na nag-aambag dito. Una,
Kinuha niya ang isang buong bote ng Earthly Mother Essence para tulungan ang kanyang sarili na malagpasan ang hadlang upang maabot ang paunang yugto ng Astral Realm. Pangalawa, nakapaglagay na siya ng matibay na pundasyon para sa tagumpay na ito pagkatapos ng isang yugto ng mga karanasan sa labanan. Matapos ang pambihirang tagumpay, gumugol pa ng 2 oras si Dustin sa pagdidirekta ng mahahalagang enerhiya na tumakbo ng maayos sa kanyang katawan. Upang mapagsama-sama ang kaharian na narating niya. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Dustin sa Sect Supremo at nagtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect. Agad namang sumagot ang Supremo ng sekta. Walang apurahang nangyari, at walang bakas ng mga tao mula sa Heaven Palace. Oh, talaga, interesting yun. Medyo naghinala si Dustin. Gayunpaman, maaari lamang itong maging kalmado bago ang bagyo. Alam ni Dustin na ang mga tao mula sa Heaven Palace ay tiyak na aatake sa kanila ng malaki sa lalong madaling panahon. Dahil walang emergency sa ngayon, patuloy na nanatili si Dustin sa Secret Chamber. Kinuha niya ang Lightning Sword at naghanda para magpatuloy sa pagsasanay ng Swift Thunder Swordsmanship. Naabot na ni Dustin ang Major Achievement Stage ng Swift Thunder Swordsmanship. Na nangangahulog ang isang hakbang pa lang siya para maabot ang Perfect Achievement Stage. Ang pinakamalakas na yugto ng Swift Thunder Swordsmanship ay ang Perfect Achievement Stage. Pero noon lang, may kakaibang nangyari. Dagendong. Biglang yuminig ng malakas ang lupa. Ano ang nangyayari? Dumating na ba ang mga tao mula sa Heaven Palace? Napaisip si Dustin sa sarili. Kaagad na ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang makita ang kasalukuyang sitwasyon. Sa isang iglap, nilampasan niya ang buong punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect sa kanyang sentido. Walang aksidente sa labas ng gate ng headquarter at walang nakitang palatandaan ng mga tao mula sa Heaven Palace. Kasabay nito, sa isa sa mga berdeng bundok sa punong tanggapan, ang lolo ni Fanny ay nagtuturo sa isang malaking grupo ng mga miyembro ng Heaven Pavilion Sect na ilipat ang isang bagay. Ang isang malaking bilang ng mga kristal na mahahalagang enerhiya at iba't ibang uri ng mga espiritual na materyales at kayamanan ay inilagay sa mga iniresetang posisyon at inilibing panga. Paminsan-minsan, isang marahas na panginginig ang bumungad sa 18 berdeng bundok sa loob ng punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect. Tila ang bawat berdeng bundok ay may ilang mahiwagang reaksyon. Posible bang may kakayahan ang lolo ni Fanny na matagumpay na may deploy ang 18 Arhats Array? Napaisip si Dustin sa sarili. Naunawaan na ni Dustin ang ilan sa mga sikreto ng mga mahiwagang reaksyong iyon. Sa ilalim ng pangunawa ng kanyang espiritual na kahulugan, nalaman niya na ang ilang mga pagbabago ay tila tahimik na nagaganap sa punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect. Kabilang ang bawat lupain at lupain ng 18 berdeng bundok. Tila ang lahat ay dahan-dahang nauugnay sa kabuuan. At ang isang pakiramdam ng momentum na may mahusay na pagkakatugma ay unti-unting nahuhubog. Nagulat si Dustin. Ha! Biglang! Isang mahinang boses ng pagkagulat ang tumunog sa isang lugar sa ilalim ng lupa. Bahagyang napapansin ang magaan na boses. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ito ni Dustin. Bakit may tao sa ilalim ng lupa? Hindi niya maiwasang magulat. Nagmamadaling ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na sentido para makita ang lokasyon ng boses na iyon. Sa isang mabagal na bilis, ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay maingat na naghanap sa ilalim ng lupa. Ha! Bigla na namang tumunog ang boses na iyon ng pagkagulat. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang pangunawa sa espiritual na kahulugan, natagpuan ni Dustin ang isang nagbabantang figure sa isang lugar sa ilalim ng lupa ng punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect. Ang pigurang iyon ay maikli, payat at medyo hindi totoo. Siya ay nakatayo doon ng tahimik at hindi gumagalaw, na parang tinitingnan ang pinalawak na espiritual na pakiramdam ni Dustin. Hindi napigilan ni Dustin na hindi makapagsalita sa sobrang gulat at pagtataka. Sino itong kakaiba? Misteryosong nilalang. Napaisip si Dustin sa sarili. Sino po kayo, sir? Tanong ni Dustin. Sinubukan ng espiritual na pandaman ni Dustin na lapitan ang manipis na figurang iyon.
Siya ay nagpadala ng isang tinig sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan ng maingat. Biglang bahagyang nakipagkamay ang figure. Napagtanto ni Dustin na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay humipo sa isang matigas na ibabaw. Tulad ng isang pader, hindi na ito makamove forward. Kahit anong pilit niya, kalatang ayaw ng figure na makita siyang malapitan ng espiritual na kahulugan ni Dustin. Nagulat ako na may nakakakilala pa sa 18-hour hot array na ginagamit lang daan-daang taon na ang nakakaraan. Malumanay na sabi ng figure sabay buntong hininga. Makikilala mo ba ang 18-hour hot array? Nagulat si Dustin nang magsalita ang figure tungkol sa array. Siyempre, ako ang nag-ayos ng 18 taluktok dito. Alam ko ang lugar na ito tulad ng likod ng aking kamay. Nakangiting ibinalita iyon ng lalaking iyon kay Dustin. Nagulat si Dustin sa narinig. Nagtataka siya kung paano naging posible para sa taong ito na itayo ang 18 bundok na iyon. Na nasa pamamahala ng Heaven Pavilion Sect, ginawa ba ng mga tao ang mga bundok na ito sa halip na kalikasan? Hindi inisip ni Dustin na posible ito. Ngunit napakakaunting alam ng matandang iyon tungkol sa 18-hour hot array at mali niyang naintindihan ito. Ang array na itinakda niya ay isang ganap na gulo. Wika ng lalaki sa nakakainis na tono. Ang lolo ba ni Fanny ay nag-set up ng array sa maling paraan. Natigilan si Dustin habang iniisip iyon. Kung ganoon, ano ang tamang paraan para ayusin ang 18-hour hot array? Parang pamilyar ka rito. Can you tell me, sir? Tanong ni Dustin. Inintriga ng lalaki si Dustin. Gusto niyang malaman ang mga katotohanan. So, gusto mo bang malaman? Tanong ng lalaki kay Dustin matapos mag-isip sandali. Yes, sir. Sa ngayon, ang Triangle Zone ay nasa estado ng kaguluhan. At ang Heaven Palace ay aatake dito sa lalong madaling panahon. Ito ay magiging isang kaparangan kung wala ang 18-hour hot array na nagbabantay dito. Binigyan ni Dustin ang lalaking iyon ng mabilis na ideya tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Triangle Zone. Matagal na tumayo ang lalaki matapos marinig ang lahat. Hindi maiwasang makakita ng dugo at kamatayan sa sandaling bumalik ang lahi ng demonyo sa Prime Martial World. Marahil, ito ay nakatakdang mangyari. Binata, ang Heaven Palace ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Kahit na may proteksyon ng 18-hour hot array, malamang na masira pa rin ang lugar na ito. 1/3. Well, hindi malaking bagay na sabihin sa iyo ang tungkol sa 18-hour hot array. Sa sandaling matapos magsalita ang lalaki, naramdaman ni Dustin ang isang mensahe na ipinadala sa kanyang soulsi kasama ang kanyang espiritual na kahulugan. Binata, maswerte ka sa pag-aari ng espiritual na puno. Sana ay swertehin ka, at huwag mong sasabihin kahit kanino na nakita mo ako, bago pa maintindihan ni Dustin ang anuman. Nagsimulang maglaho ang figure mula paa hanggang ulo. Sandali lang. Gusto siyang tanungin ni Dustin kung sino siya at ang sinabi niya tungkol sa pagbabalik ng lahi ng demonyo sa Prime Martial World. Ngunit hindi nakinig ang figure at hindi na muling nagpakita. Bagamat patuloy na tumatawag si Dustin. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay naghanap sa lahat ng dako. Kahit sa ilalim ng lupa. Ngunit wala nang palatandaan ang figurang iyon. Kaya't sa wakas ay sumuko si Dustin na tawagan ang figure. At binawi ang kanyang espiritual na pakiramdam. Sa lihim na silid, siya ay tumira ng malungkot. Tinitingnan ni Dustin ang mensaheng pumasok sa kanyang soulsi. Hindi nakakagulat para sa kanya na ang mensahe ay tungkol sa 18-hour hot array. Ang prinsipyo ng 18-hour hot array. Ang iba't ibang paraan upang ayusin ito at iba pang mga bagay na nauukol dito na nangangailangan ng pansin upang maisaaktibo ang array upang ipagtanggol at pag-atake ay tahasang ipinaliwanag ng detalyado. Ngunit walang alam si Dustin tungkol sa pag-deploy ng array. Kahit na ang impormasyon tungkol sa 18-hour hot array ay detalyado sa kanyang soulsi. Si Dustin ay nalilito pa rin tungkol sa array. Alam niyang imposible para sa kanya na malaman ang anumang bagay tungkol sa sinaunang hanay ng mag-isa. Ito ay isang sinaunang hanay na naipasa mula sa isang mahabang panahon ang nakalipas. Pakiramdam niya ay hindi malaki ang maitutulong ng biglang mabigyan ng kaalaman tungkol dito.
Kaya umalis siya sa lihim na silid at sinubukang abutin ang lolo ni Fanny gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Ginamit ni Dustin ang Thunderbolt movement skill at nagpakita sa lugar kung nasaan ang lolo ni Fanny. Sa isang iglap, noong panahong iyon, inutusan ng lolo ni Fanny ang mga disipulo ng Heaven Pavilion sect na mag-set up ng arrays. Sa palagay ko ay may mali sa 18R HOTS array na iyong na-set up. Sabi ni Dustin nang hindi nagpapatalo at nagaksaya ng oras. Ano? May mali. Dustin, hindi ko alam na maaari kang mag-deploy ng mga array. Nagulat ang lolo ni Fanny. Siya ay isang tanyag na dalubhasa sa larangan ng arrays at nagkaroon ng maraming karanasan dito. Nagpuyat siya sa napakaraming gabi para pag-aralan kung paano ayusin ang 18R HOTS array. Nang lumapit si Dustin at sinabi sa kanya na may mali sa setup niyang array. Ang unang pumasok sa isip niya ay mali si Dustin. May impression siya na walang alam si Dustin tungkol sa mga array. Naaninag ni Dustin ang iniisip ng lolo ni Fanny mula sa kainahinalang ekspresyon ng mukha nito. Mayroon akong ilang insight sa 18R HOTS array. Gusto kong humingi ng opinyon mula sa iyo. Kalmadong ibinahagi ni Dustin sa kanya ang impormasyon tungkol sa 18R HOTS array na ipinadala sa kanyang sosi. Nang matapos siyang magsalita, nakita ni Dustin ang paglaglag ng panga ng lolo ni Fanny sa gulat. Natigilan ang matanda sa gulat. Ilang saglit pa ay nagliwanag ang mukha niya sa excitement. Bigla siyang naliwanagan. Dustin, paano mo nalaman yan? Ang sinabi mo kanina ay ang totoong 18R HOTS array. Hindi ka taka-taka. Pakiramdam ko ay may nawawala kahit gaano kahirap sinubukan kong i-set up ang array. At hindi ko maiugnay ang 18 bundok na ito sa kabuuan. Mukhang na-misunderstood ko talaga ang 18R HOTS array. Dustin, hindi ko inaasahan yun sa'yo. Tunay na ikaw ay isang henyo sa mga array. Natutunan mo na ba ang tungkol sa pag-deploy ng array mula sa isang master? Tuwang-tuwang tumitig kay Dustin ang lolo ni Fanny na para bang unang beses niya itong nakilala. Isantabi na natin ang mga bagay na iyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang makumpleto ang 18R HOTS array. Nakangiting sabi ni Dustin. Mukhang tama ang mga detalye tungkol sa 18R HOTS array na itinuro sa kanya ng figure mula sa ilalim ng lupa. Tama ka. Makukumpleto ko na ito. Marami na akong pagkakamali. Ngayon kailangan kong ayusin ito ng mabilis. Oo nga pala. Dustin, nalaman kong mayroon kang regalo para sa pag-deploy ng array. Handa ka bang mag-aral ng mga array mula sa akin? Sure, pag-uusapan natin ito mamaya. Ayusin ko muna itong array. Tuwang-tuwa ang lolo ni Fanny at mabilis na umalis para i-set up ang array. Pag-aaral ng mga array. Hindi naisip ni Dustin ang tungkol dito. Pinag-isipan niya ito saglit. Habang iniisip niya ito sa loob ng ilang oras. Nadama niya na magiging kapaki-pakinabang ang pag-aaral ng mga array para sa pagtatanggol sa sarili. Master, nakarating din kami sa wakas. Habang si Dustin ay nawawala sa kanyang pag-iisip. Ang pinuno ng Wolfgang at ang mga miyembro nito ay nagpakita sa harap ni Dustin at bumati sa kanya ng magalang. Well, you must be tired from the journey. From now on, the Heaven Pavilion sect and the Wolfgang shall be integrated into one. Rico will be the chief and you will be the deputy chief. Ano sa tingin mo dyan? Dahan-dahan itong ibinalita ni Dustin sa team. Lahat ng desisyon mo susundin ko. Inasahan na ito ng hepe ng Wolfgang. Ang Heaven Pavilion sect ay mas malakas kaysa sa Wolfgang. Malinaw na makikinabang ang Wolfgang na ma-incorporate sa Heaven Pavilion sect. Good to hear that. Well, go ahead and show your members where they shall stay. Tumango si Dustin bilang senyales na pwede na silang umalis. Pinamunuan ng hepe ng Wolfgang ang mga miyembro at tinulungan silang manirahan. Naglakad-lakad si Dustin habang wala siyang oras. Guro, nakakita ang ating mga tauhan ng malaking grupo ng mga tao na patungo sa Heaven Pavilion sect. Mukhang galing sila sa Heaven Palace. Biglang pumasok ang boses ng sect supreme sa soul scene ni Dustin. Well, mukhang dumating na ang mga tao sa Heaven Palace para sa atin. Bulong ni Dustin sa sarili. Nakatingin sa unahan. Sa direksyon ng Abot Tanaw.
Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang hanapin kung nasaan ang matandang lolo ni Fanny sa sandaling marinig niya na ang mga tao mula sa Heaven Palace ay papalapit. Sir, gaano katagal mo gagastusin sa pag-deploy ng array na iyon? Nagpadala si Dustin ng isang mensahe sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espiritual na kahulugan. Mayroon akong ilang mga pamamaraan na gagawin sa pagtatapos. Kung walang aksidente, dapat matapos ko ito sa loob ng 15 minuto. Kausapin mo ang team ng Heaven Palace para bigyan ako ng mas maraming oras. Tatapusin ko ang pag-deploy ng array sa lalong madaling panahon. Nagmamadaling sagot ng lolo ni Fanny. Ito ay maliwanag na siya ay lubhang abala sa pag-deploy ng array mula sa paraan ng kanyang pagsagot. Well, hindi ko alam ang kapangyarihan ng 18 Arhats Array. Hayaan akong makita sa oras na ito. Napaisip si Dustin habang ginagawa niya ang Thunderbolt movement skill at iginagalo ang kanyang katawan patungo sa gate ng bundok. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espiritual na diwa. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga mandirigma ang lumabas mula sa 18 bundok. Sumunod kay Dustin at dumaong sa harap ng gate ng bundok ng Heaven Pavilion Sect. Sa likod ni Dustin, ang Sect Supremo at mahigit 30 mandirigma sa Astral Realm of the Heaven Pavilion Sect at higit sa 10 mandirigma sa Astral Realm of the Wolfgang ay nakatayo sa well-defined line. At pagkatapos ay unti-unti silang sinundan ng mga mandirigma na ang cultivation base ay ang Master Realm o ang Imperial Realm. Pinangunahan ni Dustin ang buong prosesyon na nangunguna. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Nanatili siyang kalmado para sa kanyang tungkulin bilang pinuno. Nandito na sila. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Dustin pagkaraan ng ilang sandali. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, nalaman niya na ang isang malaking team ay nagmamadali sa headquarters ng Heaven Pavilion Sect 7,000 o 8,000 metro ang layo. Maraming figure ang lumipad sa kalangitan. Tulad ng milyon-milyong insekto sa ibabaw ng iyong ulo. Pagkalampas nila, mararamdaman mong nanginginig ang hangin sa paligid mo. Tignan mo ang team nila. Mukhang sa pagkakataong ito, desidido na ang Heaven Palace na sirain ng tuluyan ang Heaven Pavilion Sect. Napabuntong hininga si Dustin nang maramdaman niya ang kanilang kapangyarihan. Maya-maya, nakita niya mula sa abot-tanaw na napakabilis ng kidlat na papalapit ng maraming tao. Ang bilang ng mga ito ay 1,000 o higit pa. Isang lalaking nakaitim at 2 nasa katanghali ang gulang na lalaki na may napakalakas na kapangyarihan. Ang lumipad mismo sa harapan at pinamunuan ang hukbo ng 1,000-1,000. Naramdaman ni Dustin ang kanilang vital energy force na ipinakita nila at nakita niya iyon. Sila ay mga mandirigma sa Tribulation Realm. 2 sa kanila ay nasa medium stage pa lang ng Tribulation Realm. Ang natitira ay nasa paunang yugto ng Tribulation Realm. Ang mga mandirigma na sumunod sa kanila ay nasa Astral Realm. 6 na po sila sa kabuuan. Ang cultivation base ng iba ay ang Master Realm o ang Imperial Realm. Ang gayong makapangyarihang koponan ay wawasakin ang Heaven Pavilion Sect sa isang iglap kung nais nilang gawin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay narating na nila ang gate ng bundok ng Heaven Pavilion Sect at lumutang sa kalangitan. Nakatingin sila sa grupo ni Dustin mula sa malayo. Nagulat ang 3 mandirigma na iyon sa Tribulation Realm na lumipad sa harapan ng koponan nang makita nilang naghihintay ang koponan sa labas ng gate ng bundok ng Heaven Pavilion Sect. Pagkatapos ang matandang mandirigma na nakaitim ay nagpakita ng mapanuksong ekspresyon. Halata na hinamak niya ang lakas ng Heaven Pavilion Sect. Leader, siya ang pumatay sa mga mandirigma ng ating Heaven Palace. Sabi ng ilang tao sa matandang mandirigmang nakaitim habang nakaturo kay Dustin mula sa malayo. Malinaw na ang mga taong ito na nakikipag-usap sa kanilang pinuno ay pumunta sa Heaven Pavilion Sect at nakita kung paano pinatay ni Dustin ang kanilang mga kasama. Pinaikit ng matandang mandirigmang nakaitim ang kanyang mga mata na para bang ito ang pinakamatulas na kutsilyo. Ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan para obserbahang mabuti si Dustin. Nanatiling kalmado si Dustin gaya ng dati nang suriin siya ng matandang nakaitim na may espiritual na kahulugan. Matapos niyang suriin si Dustin gamit ang kanyang espiritual na kahulugan,
Hindi niya napigilan ang pagkibot ng kanyang mga kilay at sumimangot. Sinabi mo na siya ay nasa premium na yugto ng Master Realm. Bakit nasa preliminary stage na siya ng Astral Realm ngayon? Ano? Pero nung araw na yon, bulalas nilang lahat. Kayong lahat ay isang grupo ng mga idiot. Kayo ay walang silbi na hindi mo man lang maramdaman ang cultivation base ng iba. Ang matandang mandirigma na nakaitim ay pinagalitan sila ng husto. Sabay-sabay silang pinagpawisan ng malamig. Napatingin sila kay Dustin na may galit na mga mata. Nakapatay ka ng mga mandirigma sa Heaven Palace. Sa Triangle Zone, maglakas loob pang pumatay ng mga mandirigma sa Heaven Palace. How dare you do that? Sino ka pa rin? Nasaan ang Sect Supremo at Rico? Kaya ang harapin nila ako at humingi ng awa. Kung hindi, gagawin kong alabok ang Heaven Pavilion Sect. Bawat isa sa Heaven Pavilion Sect ay mamamatay sa isang masakit na kamatayan. Ang matandang mandirigmang nakaitim na umatungal kay Dustin. Ang isang mandirigma sa preliminary stage ng Astral Realm na tulad ni Dustin ay parang maliit na langgam sa kanyang mga mata. Kaya hindi siya nag-abalang magpakita pa ng ngiti sa kanyang mukha ngunit direktang inabuso si Dustin. Haha, talamak ka, huwag kang ang magpahangin. Ako ang Sect Supremo ng Heaven Pavilion Sect. Pero ngayon, siya na ang tunay na master ng Heaven Pavilion Sect. Malamig na sabi ng Supremo ng Sekta habang naglalakad siya patungo sa kanila habang pinapanatili ang kanyang kalmado. Ano? Ikaw ang Sect Supremo ng Heaven Pavilion Sect. Tinatawag mo siyang Master. Ang matandang mandirigmang nakaitim na gulat na tanong. Of course. This is my Master. Ang Sect Supremo ay tumanggo bilang pagtanggap sa katotohanan. Saglit na natigilan ang tatlong leading man ng mga sandaling iyon. Haha. Master, ikaw ay isang mandirigma sa paunang yugto ng Tribulation Realm. Ngunit ang iyong Panginoon ay isang mandirigma na nasa paunang yugto ng Astral Realm. Ang tanga mo na nang hihina ka. Biglang tumawa ng Bulger ang matandang warrior in black. Well, in that case, listen up you jerk. Direkta kitang kinakausap. Ngayon, dalawang opsyon na lang ang natitira para sa Heaven Pavilion Sect. Ang una ay yumuko at sumuko sa atin. Sundan ang aking Heaven Palace mula ngayon. Maging aming mga tapat na lingkod. Ang pangalawa ay ang bawat isa sa Heaven Pavilion Sect ay mamamatay ng isang masakit na mabagal na kamatayan ng sabay-sabay. Well, bibigyan kita ng ilang oras para mag-isip. Kailangan ko ang iyong tugon sa bilang ng lima. Isa, sinimula ng matandang mandirigmang nakaitim ang bilang ng kamatayan. Dalawa, nagpatuloy siya sa pagbibilang. Boom! Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog sa Heaven Pavilion Sect na nagpa-vibrate sa bundok at lupa. Ngunit agad ding nawala ang tunog. Isang tawa ang umalangaw-ngaw sa lahat ng dako sa loob ng Heaven Pavilion Sect. Dustin, na-deploy ko na ang 18 Arhats Array. Natanggap ni Dustin ang mensahe na ipinadala ng lolo ni Fanny sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan sa sandaling ang malakas na tunog ay umalangaw-ngaw sa Heaven Pavilion Sect. Nako, natapos na rin sa wakas. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Dustin. Sa tingin ko hindi mo na kailangang magbilang. Sinasabi ko sa iyo kung ano ang pipiliin ko. Imposible para sa amin na humingi ng iyong awa. Sabi ni Dustin sa malamig na tono habang nakatingin sa matandang mandirigmang nakaitim. Mukha talaga siyang malupit sa puntong ito. What a road brat. How dare you challenge me like that and boast standing in front of me. Nagngangalit sila sa galit matapos marinig ang sinabi ni Dustin. Well, kung ganoon, sisirain ko ang Heaven Pavilion Sect ng sabay-sabay. Ilang segundo na lang. Ni hindi mo na makikita ang iyong katapusan na darating. Sundan mo ako. Sabay-sabay na lumalaban ang lahat sa queue ko. Gawing alabok ang Heaven Pavilion Sect. Walang sino man mula sa kalaban na sekta ang dapat tumayo ng diretso pagkatapos ng labanan. Sigaw ng matandang warrior in black habang winawagayway ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, igit sa 1,000 mandirigma na nakatayo sa likuran niya ay naglabas ng lahat ng kanilang mahahalagang puwersa ng enerhiya at nagmamadaling pumunta sa punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect. Handa silang lumaban.
Ang matandang mandirigma na nakaitim ay direktang sumugod sa Sec Supremo. Ito ay kanyang biktima. Napagtanto niya na ang Sec Supremo ang may pinakamataas na cultivation base ng vital energy sa lahat ng naruroon doon. Naiisip niya na kung matalo niya ang Supremo ng sekta, magiging cakewalk para matalo ang iba sa kanila sa lalong madaling panahon. Bumalik ka ng mabilis hanggat maaari at manatili sa loob ng tarangkahan ng bundok. Bawat isa, ngayon na, sabay utos ni Dustin. Maaaring protektahan ng 18R HOTS Array ang buong headquarters ng Heaven Pavilion Sec. Magiging ligtas sila hanggat nananatili sila sa loob ng punong tanggapan. Nang marinig ang utos ni Dustin, lahat ng mga tao ng Heaven Pavilion Sec ay umatras. Sila ay sa isang bid upang makapasok sa gate ng mabilis. Kaha, natatakot ka ba ngayon? Huli na, sabi ng isang matangkad at payat na lalaki na may ngiti sa labi. Isa siya sa tatlong master ng Tribulation Realm mula sa Heaven Palace. May mali, nagsalita ang nakatatandang nakaitim. Nababahala sa sitwasyong kinakaharap. Umuurong sila sa maayos na paraan. Lahat sila ay mukhang kalmado. Kung nakakaramdam sila ng panganib, dapat silang natakot at nataranta. Ano ang nangyayari? Pagtataka niya, naalisto niyang ipinikit ang mga mata. Maging sigurado, Ginoo, hindi mahalaga kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi ito gagana. Mas malakas tayo kaysa sa kanila. Sabi ng isang Tribulation Realm Cultivator sa matandang nakaitim. Tama ka. I don't think they can get away. The Elder in Black responses after thinking for a while. May mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Siya ay sumulong at sumugod sa mga tarangkahan upang manghuli kay Dustin. Nakatayo sa likuran kasama ang kanyang koponan. Nakita ni Dustin ang tatlong master ng Tribulation Realm ng Heaven Palace na mabilis na papalapit. Namuna ang nakatatandang nakaitim habang sumusugod. Inactivate ni Dustin ang kanyang demon creating skill para atakihin ang matanda para mapabagal ito. Kasabay nito, binaril din siya ng 20 spiritual sense flying spears. Biglang naramdaman ng matanda ang isang espiritual na demonyo at 20 sibat na bumagsak sa kanyang soul sea. Sa takot, ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang protektahan ang kanyang espiritual na kaluluwa. Nasa preliminary stage pa lang siya ng astral realm. Kung gayon, bakit napakalakas ng kanyang espiritual na pakiramdam? Siya ay nagtaka, nanatili siyang nakatitig kay Dustin. Nawala ang mapanghamong tingin na kanina pa nasa mukha niya. Ang pagbabago ay nangyari dahil nakita niya na ang espiritual na pakiramdam ng batang lalaki ay mas malakas kaysa sa kanya. Samantala, iwinagayway ni Dustin ang kanyang lightning sword. Isang dosenang strike ng agresibong thunderbolt sword aura ang pinakawalan at sila ay sumugod patungo sa mga tao ng Heaven Palace. Umalangaw-ngaw ang matinis na hiyawan. Natama ng sword aura na inilunsad ni Dustin. Mahigit 10 miyembro ng Heaven Palace ang napatay o nagtamo ng matinding pinsala. Habang naabot ni Dustin ang major achievement stage ng Swift Thunder Swordsmanship. Ang bawat Thunderbolt Sword Aura ay 50 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Nagulat sa pag-atake ni Dustin. Ang iba pang mga tao sa Heaven Palace ay bumagal dahil sa takot. Brat, parang patay ka na. Sigaw ng isa sa tatlong master ng Tribulation Realm. Ang mga mata ng tatlong master ay nagnangalit sa galit. Hindi nailigtas ang kanilang mga tauhan sa oras. Sila ay napahiya at galit na galit. Sila ay naghihingalo upang punitin si Dustin. Sabik na putulin siya, inilabas ng tatlo ang kanilang napakalaking vital energy para i-activate ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan at hinabol si Dustin ng buong bilis. Habang ipinagtatanggol ng mga lalaki ng Heaven Palace ang kanilang mga sarili. Ang mga tao ng Heaven Pavilion Sect ay patuloy na umaatres sa kanilang sarili at hinanap ang kanilang kaligtasan. Sa puntong ito, nakarating na ang lahat ng miyembro ng Heaven Palace sa punong tanggapan ng kanilang sekta. Dustin, handa na ang lahat. Maaari kong simulan ang array anumang oras. Ang matatag at mahinang boses ng lolo ni Fanny ay umalangaw-ngaw sa soul sea ni Dustin. Good. I got it. You can start it right now. Sagot ni Dustin. Binigay niya ang order niya.
Hindi nakakagulat na interesado si Dustin na malaman ang tungkol sa kapangyarihan ng 18R HOTS Array. Ang lolo ni Fanny ay naghihintay na makuha ang berdeng signal mula kay Dustin. Sa sandaling natapos ni Dustin ang kanyang pangungusap, ang buong punong tanggapan ng Heaven Pavilion sect ay nanginig. Lumitaw ang makapal na fog na may diameter na daan-daang milya at kumalat sa lahat ng direksyon. Ilang minuto ang lumipas at ang buong punong tanggapan ng Heaven Pavilion sect ay nabalot ng puting fog. Napakakapal ng hamog kaya mahirap para sa mga tao na makita ng malinaw ang mga bagay-bagay. Malabo at malabo ang lahat. Nararamdaman ng lahat ng naruroon doon na may mali. May nag-set up ng array. Ang tatlong master ng Tribulation Realm. Kasama ang elder na nakaitim. Ay mabilis na nag-iisip. Kuminto sila sa kanilang mga landas. Nagkaroon ng kalituhan sa kanilang isipan habang nakatingin sa paligid habang nakakunot ang kanilang mga kilay. Anong nangyayari? Wala akong makita. Sir, what's all this? Nahulog ba tayo sa bitag nila? Isa-isang napasigaw ang mga miyembro ng Heaven pala sa gulat. Calm down, everyone. We're in an array. Walang dapat ikatakot. Malapit na natin itong masira. The Elder in Black assured the rest of them though nagulat din ito sa kanya. Shit! Parang hindi gumagana ang spiritual sense ko. Mukhang mapipigilan ng array na ito ang ating espiritual na pakiramdam. Bulalas ng matangkad, payat na lalaki sa Tribulation Realm. Na mukhang nabigla, masama ang kutob niya sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad ding pinakawala ng elder na nakaitim ang kanyang espiritual na pakiramdam. Ang nakakapagtaka, wala rin siyang ma-detect. I can't use my spiritual sense too. Nakakunot ang noo niyang sabi. Maging ang aking espiritual na pakiramdam ay pinaghihigpitan. Ibig sabihin, makapangyarihan talaga ang array na ito. Naiisip niya sa sarili. Sa pag-iisip na ang kanilang mga espiritual na pandama ay humihigpit. Ang tatlong magsasaka ng Tribulation Realm ay nataranta. May malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Dustin at ang lolo ni Fanny ay nakatayo sa taluktok ng isa sa 18 bundok. Nakatingin sa mga taong iyon ng Heaven Palace na naipit sa hamog. Nakakamangha ang 18R HOTS Array na ito. Sabi ni Dustin. Nakita niya ang ginawa nito sa mga taong iyon ng Heaven Palace. Saan man sila pumunta o lumipat. Napunta sila sa kung saan sila napuntahan. Hindi nila nagawang tumakas mula sa hanay. Tumatakbo sila ng walang patutunguhan. Namumuo ang mga butil ng pawis sa kanilang noo. Napapagod na sila at natatakot. Kahit na ang tatlong master ng Tribulation Realm ay nabigo na makahanap ng paraan. Sinubukan pa nilang lumipad sa iba't ibang direksyon ngunit walang saysay ang lahat. Ang 18R HOTS Array ay mas makapangyarihan kaysa sa naisip ni Dustin. Maaari pa nitong bitag ang mga master ng Tribulation Realm. Natutuwa niyang naisip, ang hanay na ito ay gumaganap ng isang magandang trabaho sa pag-trap ng mga tao. Ngayon gusto kong makita kung paano ito gumaganap pagdating sa pag-atake sa mga tao. Sabi ni Dustin na may ngiti sa labi. Sure, I'm on it now. Sagot ng lolo ni Fanny na kitang-kita sa mukha niya ang kilig. Tumakbo siya patungo sa isang desk na gawa sa Superior Vital Energy Crystals. Gumawa siya ng ilang mga spell. Habang patuloy siyang naghagis ng maraming makukulay na array flag sa hangin. Atake! Sabi ng lolo ni Fanny. Si Dustin at ang lolo ni Fanny ay sabik na tumingin sa unahan upang makita kung ano ang gagawin ng hanay sa mga taong natigil dito. Sabik silang makita ang kapangyarihan ng 18R HOTS Array. Tumawag ang pangalawang lolo ni Fanny. Biglang lumabas ang malakas na ingay. Bang! Nagulat si Dustin nang makita ang ivory fog sa itaas ng isa sa 18 bundok sa headquarters ng Heaven Pavilion Sect. Sa isang iglap, ang ambon ay nagsama-sama upang bumuo ng isang puting higanti. Higit sa 3,000 metro ang taas. Nakasuot ng baluti. Ang higanti ay kahawig ng isang sundalo. Dala niya ang isang mahabang sibat sa kanyang kamay. At isang espada ang nakasabit sa kanyang sinturon. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay pantay at malinaw. Bago pa makapagsalita si Dustin, itinaas na ng higanti ang mahabang sibat.
Ang metal na dulo ng sibat ay kumikinang sa nakasisilaw na puting liwanag sa sikat ng araw. Ang puting sibat, na ilang daang metro ang haba, ay lumipad mula sa kamay ng sundalo at naging isang mahabang puting dragon. Habang papunta ito sa mga nakulong na miyembro ng Heaven Palace. Boom! Ang dragon ay umungal bago ito bumalik sa sibat at dumapo sa lupa. Sa sumunod na sandali, ang lupa ay nagsimulang manginig ng matindi. Ah! Tumakbo! Lahat ay sumisigaw sa takot habang tumatakbo para sa kanilang buhay. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa isang segundo, sumabog ang mga miyembrong pinakamalapit sa mahabang sibat. Umulan ng dugo at mga bahagi ng katawan sa paligid ng mga miyembro na hindi apektado. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Marami sa ating mga kasama ang namatay. Tulungan niyo po kami. Ayaw po naming mamatay. Paalisin niyo po kami dito. Ang mga nakaligtas na miyembro ng Heaven Palace ay natakot sa kaibuturan. Hindi magkatugma ang sigaw nila habang tumatakbo para sa ilong. Calm down. Magtipon tayo sa isang lugar. Nagtatrabaho ako sa Array. Ihahatid na kita palabas dito sa lalong madaling panahon. Sabi ng matanda na nakasuot ng itim. Siya at ang iba pang dalawang Tribulation Realm Cultivator ay nag-activate ng kanilang Vital Energy Force at naghagis ng mga pag-atake sa Array na bumabalot sa kanila. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, walang nagbago. Bagamat ang nakatatandang nakaitim ay tila kalmado at inaliw ang kanyang mga nasasakupan. Siya ay nababalisa at nag-aalala rin. Hindi niya alam kung paano takasan ang problemang ito. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa amin. Papatayin ng Heaven Palace ang lahat mula sa Heaven Pavilion Sect sa malapit na hinaharap. Makikita mo, ang tanging paraan para maiwasan ang ating galit ay alisin ang Array at humingi ng paumanhin. Kung ang iyong paghingi ng tawad ay taos puso, tatanggapin ko ito at hindi ituloy ang bagay na ito. Mas mabuting magmadali. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon kung magbago ang isip ko. Sigaw ng matanda na nakasuot ng itim habang lumalago ang kanyang pagkadismaya. Kaha, nakakatawa ka. Ikaw ang mamamatay. Ganun ka ba katanga para hindi mo matanggap ang kapalaran mo? Wala kang posisyon para takutin ako. Kahit ano, ngayong sinabi mong gusto mong patayin ang lahat mula sa Heaven Pavilion Sect. Hindi ko na kailangang magpakita sa iyo ng anumang awa o simpatiya. Mamamatay kayong lahat dito ngayon. Maangin na wika ni Dustin. Patayin silang lahat. Nilainggan ni Dustin ang lolo ni Fanny at nagturo. Matapos matanggap ang utos ni Dustin, ilang beses niyang inactivate ang attack formula. Samantala, ang puting higanti ay patuloy na naghahadyas ng mahahabang sibat sa mga miyembro ng Heaven Palace. Nang makitang muling umaatake ang puting higanti, ang mga miyembro ng Heaven Palace ay sumigaw at tumakbo. Habang mas maraming miyembro ang namatay, napuno ng hangin ang kahabag-habag na sigaw ng mga nakaligtas. Patuloy silang nagmamakaawa at sumisigaw ng tulong. Ang galit na dagendong mula sa tatlong Tribulation Realm Cultivator ay maririnig din sa kanilang mga hiyawan. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang mawala ang ingay. Maya-maya, natahimik ang lahat. Ang tatlong Tribulation Realm Cultivator na lang ang natitira. Maliban sa kanila, lahat ng iba pang miyembro ng Heaven Palace ay pinatay. Habang ang mga mahahabang sibat ay dumapo sa kanilang paligid, ang mga miyembro ay sumabog sa wala, na bumubuo ng madugong fog. Ngunit maya-maya, napabuga ito ng hangin. Sa isang iglap, 1,000 magsasaka ang namatay. Bagaman nakaranas ng maraming labanan si Dustin, ang gayong madugong eksena ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Ang kapangyarihan ng 18R Hots Array ay lampas sa inaasahan ni Dustin. How dare you? Magbabayad ka sa pagpatay sa mga miyembro natin. Papatayin kita, ang elder na nakasuot ng itim. Isang kapitan ng Heaven Palace. Ay nahirapang paniwalaan na ang 1,000 sa kanyang mga nasasakupan ay walang awang pinatay. Talagang nakakatakot makita ang mga ilog ng dugo kung saan naroon ang kanyang mga nasasakupan. Wala siyang makita kahit 1 bangkay. Ang galit ay gamulong sa kanyang dibdib. Tulad ng kulog. At pagkatapos ay lumundag ito.
Nag-alab ang galit sa mga mata niya habang nakatitig kay Dustin. Ang dalawang Tribulation Realm Cultivator ay nagalit din. Ngunit sila ay natakot sa kanilang nasaksihan. Sorry, wala kang ganoong pagkakataon ngayon. Walang pakialam na sabi ni Dustin. Pagkatapos ay naglunsad ang puting higanti ng mas mahahabang sibat na pinuntirya ang kapitan at ang iba pang dalawang Tribulation Realm Cultivator. Para ipagtanggol ang kanilang sarili. Sabay-sabay na pinaandar ng tatlong cultivator ang kanilang vital energy force. Sa una, ang mga nagsasaka ng Tribulation Realm ay sapat na malakas upang ipagtanggol laban sa mga sibat. Gayunpaman, makalipas ang halos kalahating oras, ang tatlo ay napagod at nanghina dahil naubos na ng labanan ang karamihan sa kanilang vital energy force. Pagkaraan ng isang oras, dalawa sa mga magsasaka ang hindi na makalaban sa mahabang sibat. Sumabog din sila tulad ng kanilang mga subordinate. Pagkatapos ay namutla ang nakatatandang nakaitim. Isang huling dagendong ang pinakawalan niya habang tinamaan siya ng sibat. Sa wakas, sumabog din siya. Mamatay na katahimikan ang Bamalot sa punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect. Napatulala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Ilang sandali pa silang walang imak. Si Dustin ay hindi exception. Siya rin. Tumingin sa ilog ng dugo sa gulat. Kanina lang, nakatayo rito ang mga miyembro ng Heaven Palace. Sa wakas ay naunawaan ni Dustin kung gaano kalakas ang array. Hindi niya maiwasang mamangha sa kapangyarihan ng 18 Arhats Array. Dustin, isang bundok lang ang pinatawag ko sa 18 Arhats Array. Ano kaya ang mangyayari kung nagpatawag ako ng 18 bundok ng magkasama? Kahit ako ay hindi ko maiisip kung gaano kalakas ang puwersa na iyon. Wika ng lolo ni Fanny habang naglalakad papunta kay Dustin. Ang array ay nagulat din sa kanya. Kasabay nito, ang pagmamalaki ay dumaan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, na-deploy niya ang 18 Arhats Array. Ang lolo ni Fanny ay nahuhumaling sa mga array. At ngayon ay maaari na niyang i-deploy ang gayong sinaunang hanay. Higit pa, ang lakas nito ang nagpa-excite sa kanya. Makalipas ang ilang segundo ay nakabawi si Dustin sa kanyang pagkagulat. Lumapit din yung iba. Pagkatapos, tagay ang bumasag sa katahimikan. Sa punong tanggapan ng Heaven Pavilion Sect, lahat ay nagsasaya at nagdiriwang ng tagumpay. Napuno ng hangin ang kanilang lubos na kaligayahan. Maya-maya pa ay tumigil na ang hiyawan pero nakangiti pa rin ang lahat. Pagkatapos ay hiniling ni Dustin sa Sect Supremo na ayusin ang mga disipulo mula sa Heaven Pavilion Sect upang linisin ang lugar. Pagkatapos nito, sinundan ni Dustin ang lolo ni Fanny sa bawat isa sa 18 bundok at natutunan kung paano gumagana ang hanay sa bawat bundok. Ngayon, naintriga si Dustin sa 18 Arhats Array. Natutuwa ang lolo ni Fanny na ibahagi ang kanyang kaalaman tungkol sa mga arrays kay Dustin. Na may malaking ngiti, ibinahagi niya ang pangunahing impormasyon tungkol sa mga arrays habang naglalakad siya kasama si Dustin. Matapos ang espiritual na kaluluwa ni Dustin ay sumanib sa espiritual na puno. Ang kanyang espiritual na kahulugan ay gumawa ng isang malaking tagumpay. Natural, mas mabilis na mauunawaan ang kaluluwa ni Dustin ang lahat. Napuno ng galak si Dustin dahil ang lahat ay tila mas madaling maunawaan kaysa dati. Pagkatapos makinig sa mga paliwanag, nagkaroon si Dustin ng magaspang na ideya kung paano gumagana ang mga array. Di nagtagal, ang kanyang pagkamausisa ay humantong kay Dustin na magtanong sa lolo ni Fanny ng maraming mga katanungan tungkol sa mga array. Hindi makapaniwalang tumingin kay Dustin ang lolo ni Fanny. Dustin, surprised mo talaga ako. Half day lang ang inabot mo para maintindihan mo lahat. Kailangan kong aminin na mayroon kang talento sa pag-aaral tungkol sa mga array. Bagamat basic knowledge lang ang ibinahagi ko sa inyo. Inabot ako ng kalahating buwan para maintindihan ito noong ako ay estudyante pa. Napakagaling mo, Dustin. Oh, ganoon ba? Na-flatter ako, sabi ni Dustin. Sinadya ko ang sinabi ko. Dustin, sa totoo lang, mayroon kang napakalawak na talento sa pag-unawa sa array. Kung pag-aaralan mo ang paraan ng array, ang iyong tagumpay ay lalampas sa akin sa hinaharap. Excited na tumingin kay Dustin ang lolo ni Fanny.
Bigla niyang naisip ang hilingi na maging alagad niya si Dustin. Mahirap makahanap ng isang mahusay na master. Gayunpaman, mas mahirap makahanap ng isang mahuhusay na alagad. Nang ang lolo ni Fanny ay nakikipag-usap kay Dustin tungkol sa hanay. Napansin niya na madaling nakuha ni Dustin ang lahat ng kaalaman tungkol sa hanay. Hindi lamang ito naintindihan ni Dustin. Ngunit naglabas din siya ng mga hinuha tungkol sa iba pang mga kaso mula sa isang pagkakataon at nagtaas ng maraming makabuluhang tanong. Ang kanyang pag-uusis ay nasiyahan ng lolo ni Fanny at tiniyak sa kanya na si Dustin ay tunay na likas na matalino. Dustin, gusto mo bang matutunan ang paraan ng array mula sa akin? Nagningning ang mga mata ng matanda ng mag-alok. Alamin ang paraan ng array mula sa iyo. Nag-alinlangan si Dustin. Dustin, huwag maliitin ang deployment ng array. Ang isang mahusay na eksperto sa array ay kasing hinahangad ng isang pill refiner. Ngayon, nasaksihan mo ang kapangyarihan ng 18R HOTS array. Ang isang malakas na hanay ay maaaring minsan ay mas malakas kaysa sa isang hukbo. Sa katunayan, hindi ako maglakas loob na tawagin ang aking sarili na isang dalubhasa dahil natutunan ko lamang ang mga pinakapangunahing bagay tungkol sa pag-deploy ng array. Gayunpaman, ang anumang sekta sa South Continent ng Prime Martial World ay sasamba sa akin kahit na mayroon lamang akong kaunting kaalaman tungkol sa array. Ipinagpalagay ng lolo ni Fanny na nag-alinlangan si Dustin dahil hindi siya masyadong nag-iisip ng mga arrays. At kaya, mahigpit niyang kinausap si Dustin. Marahil ay may bahagi sa kanya ang nasaktan mula noong lumitaw na parang ayaw malaman ni Dustin ang tungkol sa mga arrays mula sa kanya. Haha! Hindi mo ako naintindihan. Hindi ko minamaliit ang kapangyarihan o kahalagahan ng arrays. Sa kabaligtaran, natutuwa ako na handa kang turuan ako tungkol sa mga array. Kung tunay ang iyong alok, ikalulugod kong matuto mula sa iyo. Gayunpaman, natatakot ako na magalit ka kung ako ay napakatanga upang maunawaan ang iyong mga turo. Sabi ni Dustin pagkatapos ng mabilis na pag-isipan ng sitwasyon. Alam niya na ang mga eksperto sa array ay mataas ang demand sa mga sekta. Tulad ng mga pill refiners. Ang pagkuha ng ilang kaalaman tungkol sa mga array ay kapaki-pakinabang kay Dustin dahil mapapahusay din ito ang kanyang komprehensibong lakas. Kahahaha, aba, huwag kang masyadong mahinhin. Kung naniniwala kang mahirap ang iyong kakayahan, si Fanny, na hindi kasing talino mo, ay maituturing na tanga. Natuwa naman ang lolo ni Fanny nang malaman na tinanggap ni Dustin ang kanyang alok. Lolo, paano mo nasabi? Gayunpaman, hindi natuwa si Fanny nang marinig niyang hinamak siya ng kanyang lolo habang pinupuri si Dustin. Huwag kang ang magpakitang gilas. Bagamat nasiyahan ay sinama ng tingin ni Fanny si Dustin at pinagalitan ito. Guro, salamat sa pagkuha mo sa akin bilang iyong disipulo. Lumuhod si Dustin na may paggalang habang nagsasalita. Ngayong napagpasyahan niyang matutunan ang hanay mula sa lolo ni Fanny. Hindi matanggap ni Dustin ang kanyang mga turo ng libre. Pinakamabuting linawin ang kanilang relasyon. Haha, sige, umangon ka na. Nagulat ang lolo ni Fanny sa inasal ni Dustin. Natatawa niyang kausap si Dustin. Sige, yun lang muna. Kailangan kong tingnan ang 18R HOTS array at tingnan kung may mga imperfections. Tuturuan pa kita tungkol sa array bukas. Sabi ng lolo ni Fanny. Oo, Master. Sagot ni Dustin. Pagkatapos ay umalis ang lolo ni Fanny para tingnan ang 18R HOTS array. I started learning about the array before you. So, you are my junior fellow apprentice. Since senior mo ako, kailangan mong gawin ang hinihiling ko. Haha, tiyak na pahihirapan kita. Sabi ni Fanny kay Dustin bago naglakad papunta sa lolo. Napatulala si Dustin. Nagtataka siya kung kailan niya na-offend ang masungit na babaeng ito. Kahit na nanalo sila sa labanan, alam ng lahat na babalik ang Heaven Palace upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang mga miyembro. Ang susunod na hanay ng mga umaatakeng cultivator mula sa Heaven Palace ay magiging mas malakas din kaysa sa mga cultivator na kanilang natalo sa pagkakataong ito. Kaya, ang crisis ng Heaven Pavilion sect ay hindi lumipas.
Kailangan nilang makayanan ang paulit-ulit na pag-atake mula sa Heaven Palace. Sa makatuwid, ang lahat ng mga cultivator ng Heaven Pavilion sect ay nagsimulang maghanda para sa nalalapit na labanan. Tinatawag ni Dustin ang supremo ng sekta, si Rico, at ang pinuno ng Wolfgang sa bulwagan at pinag-usapan ang kanilang paghahanda. Satisfied, iniwan niya ang tatlo para humawak ng mga bagay sa kanyang kawalan. Si Dustin, pagkatapos, ay bumalik sa lihim na silid at nagsimulang magtanim. Di nagtagal pagkatapos na simulan ni Dustin ang kanyang paglilinang. Naramdaman ang kanyang espiritual na pakiramdam na may isang figure na nananatili sa ibaba ng Heaven Pavilion sect. Umalik na ba siya? Sa huling pagkikita nila, itinuro ng figure kay Dustin ang tungkol sa 18 Arhats Array. Nagtataka tungkol sa dahilan ng muling paglitaw ng figure. Inilihis ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam patungo sa ilalim ng lupa. Gaya ng inaasahan, natagpuan ni Dustin ang payat at maikling figure na naghihintay sa kanya. Sir, ikaw ba yan? Bumalik ka na ba? Tanong ni Dustin sa kanya. Telepathically, hindi ko akalain na pagkatapos ng daan-daang taon, muli kong masasaksihan ang paggawa ng 18 Arhats Array. Sobrang na-miss ko ito. Marahan na napabuntong hininga ang figurang iyon sa emosyon. Pagkalipas ng daan-daang taon, isinilang ba ang senior na ito daan-daang taon na ang nakalilipas? Napaisip si Dustin. Sir, nasaksihan mo ba ang lahat ngayon? Tanong ni Dustin. Oo, nakita ko ang laban. Gaya ng hinala, ang lahi ng demonyo ay bumalik sa Triangle Zone. Parang ang Prime Martial World ay muling haharap sa isang kakila-kilabot. Malamig na sabi ng figure. Lahi ng demonyo. Sir, iyong mga cultivator na umatake sa Heaven Pavilion sect ngayon ay mula sa Heaven Palace. Hindi sila mula sa lahi ng demonyo. May hindi pagkakaunawaan ba? Kakaiba ang naramdaman ni Dustin dahil sa huling pagkikita nila ng figure na ito ay may sinabing katulad. Misunderstanding. May nakita akong dalawang mensahero ng demonyo ngayon. Sabi ng figurang iyon sa malamig na boses. Mga sugo ng demonyo. Biglang naalala ni Dustin kung paano lumilitaw ang isang malabo na mukha sa tuwing pinapatay niya ang isang Heaven Palace Master sa Tribulation Realm ilang araw na ang nakalipas. Naalala rin niya na tinawag ng misteryosong mukha ang kanyang sarili bilang Black Demon Imperator. Ang Tribulation Realm ba ay mga master mula sa Heaven Palace na mga mensahero ng Black Demon Imperator na ito? Sir, narinig mo na ba ang Black Demon Imperator? Pansamantalang tanong ni Dustin, Imperador ng Black Demon. Anak, saan mo narinig ang pangalang ito? Sigaw ng figure matapos niyang marinig ang sinabi ni Dustin. Parang nabalisa siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Dustin ang nangyari noong pinatay niya ang mga Master ng Heaven Palace sa Tribulation Realm. Natahimik ang figure matapos ibahagi ni Dustin ang kanyang karanasan. Siya iyon. Mukhang balak niyang bumalik sa Prime Martial World. Anak, pinatay mo ang kanyang mga sugo. Siya ay walang alinlangan na darating para sa iyo. 2/3. Dapat handa ka. Baka magdusa ka. Binalaan ng figure si Dustin. Sir, ganoon ba talaga kalakas ang Black Demon Imperator? Tanong ni Dustin. Kahaha, anak. Masasabi ko na marami kang pakulo at pambihirang paraan ng pakikipaglaban. Sa palagay ko, maswerte ka para magkaroon ng maraming espesyal na engkwentro. Gayunpaman, ang Black Demon Imperator ay maaaring pumatay ng daan-daang libong mga cultivator na tulad mo sa isang hininga. Panunukso ng figure kay Dustin. Ganyan ba talaga siya kalakas? Nagulat si Dustin habang hinihintay ang sagot. Hindi sumagot ang anino. Inilahad niya ang kamay at ibinuka ang palad para ipakita kay Dustin ang isang bagay. Agad na lumabas ang tatlong hibla ng itim na usok na lumulutang mula sa kanyang palad. Umipilipet at nagpupumiglas. Sa harap pa lang ni Dustin, naging tatlong mukha silang demonyo. Sino ka? How dare you detain my demonic spiritual soul? Hindi kita bibitawan ng ganoon kadali. Ang ating hukbo ay babangon mula sa Demon Abyss World at babalik sa Prime Martial World sa lalong madaling panahon.
Lahat ng mababang nilalang tulad mo. Lahat ng tao ay mamamatay. Ang tatlong phantasmagoric na mukha ay umaangal sa galit. Black Demon Imperator. Sabi ni Dustin na may gulat na dumb alloy sa kanyang katawan. Ang tatlong hibla ng demonyong espiritual na kaluluwa ay tumakbo mula sa tatlong mensahero ng demonyo na iyong pinatay. At nagkataong bumangga sila sa akin. Paliwanag ng anino. Tiyak na dumating sila kasama ang tatlong magsasaka ng Tribulation Realm mula sa Heaven Palace. Naiisip ni Dustin. Ang bawat demonyong espiritual na kaluluwa ng isang demonyo ay isang avatar. At ang Black Demon Imperator ay may hindi bababa sa daan-daang mga demonyong espiritual na kaluluwang ito. Ganyan nito kinokontrol ang mga mensahero ng demonyo. Nagpatuloy ang anino sa pagpapaliwanag ng lahat kay Dustin. Nagsimula na itong magkaroon ng kahulugan kay Dustin ngayon. Ang tatlong demonyong espiritual na kaluluwang ito ay nasa ikatlong yugto. Gayunpaman ang kanilang mga kapangyarihan ay katumbas ng espiritual na kahulugan ng mga magsasaka ng Tribulation Realm. Dapat mong buhayin ang iyong espiritual na pakiramdam para sa isang pagsubok. Pinalakas ng anino si Dustin. Sa ikatlong yugto, isang minutong nawala ng ulirat si Dustin. Ilang sandali siyang nag-iisip tungkol dito. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam sa tatlong mukha ng demonyo. Kahabinata, ikaw ang nagtanong. Nagtawanan ng tatlong phantasmagoric na mukha. Isang kakaibang puwersa na nagpapalabas ng enerhiya na maaaring magdulot ng nakakatakot na pag-aalsa ang lumabas sa mga mukha na iyon at sumalungat sa espiritual na pakiramdam ni Dustin. Ah, naghiyawan sa sakit ang tatlong mukha ng demonyo. Nagsimula silang manginig at lumabo. Tinamaan sila ng husto sa sagupaan na iyon. Ang kapangyarihan ng bawat mukha ay katumbas ng espiritual na kahulugan ng mga magsasaka na may base ng paglilinang ng Tribulation Realm. Umalingaungaw sa isip ni Dustin ang mga sinabi ng anino. Bagaman ang kanyang espiritual na kahulugan ay nakakuha ng mataas na kamay laban sa mga mukha ng demonyo. Walang bakas ng kagalakan o banayad ng ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Pagkatapos ng sagupaan, ang Black Demon Imperator ay may daan-daang avatar. At malinaw na wala sa kanila ang mas mababa sa mga tuntunin ng kapangyarihan kumpara sa espiritual na puwersa ng pakiramdam ng mga magsasaka ng Tribulation Realm. Kung ganoon, anong uri ng kapangyarihan ang pinag-uusapan natin? Gaano dapat ka-invincible itong Black Demon Imperator na ito? Nagsimulang umikot ang ulo ni Dustin nang mapagtanto niya kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Kaha! Ngayon alam mo na ang kapangyarihan ng Black Demon Imperator. Isinara ng anino ang kanyang kamay at ang tatlong mukha ng demonyo ay naging itim na usok at naipon sa kamay. Laking gulat ni Dustin nang makita ang eksena. Malinaw na ang anino ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Ang tatlong demonyong espiritual na kaluluwang iyon ay katumbas ng mga espiritual na pandama ng tatlong tagapagsaka ng Tribulation Realm. Nakapagtataka. Sa kasalukuyan ay ganap na silang nasa awa ng anino. Excuse me, sir. But what is this demon race? Lumaki ako sa Prime Martial World at wala pa akong narinig na kahit ano tungkol sa lahi ng demonyo. Biglang gustong malaman ni Dustin ang sagot sa tanong na iyon. Mabuti kung ganoon. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa lahi ng demonyo. Napabuntong hininga ang anino nang magsimula siyang magsalita. Sinimulan niyang ikwento kay Dustin ang kakaibang pangyayaring naganap 800 taon na ang nakararaan. 800 taon na ang nakalilipas. Mayroong 4 na kontinente. Ang mga ito ay nasa silangan, timog, kanluran at hilagang bahagi ng Prime Martial World. Pagkatapos isang araw, lumitaw ang isang higanteng portal sa bawat kontinente. Hindi mabilang na mga sundalo ng lahi ng demonyo ang dumating sa mga portal na ito at nagsimulang manghuli ng mga tao upang sakupin ang buong Prime Martial World. Kaya, ang mga magsasaka ng tao mula sa lahat ng 4 na kontinente ay nagkaisa at sabay-sabay na bumangon laban sa lahi ng demonyo. Iyon ay isang epikong labanan. Ito ay naging brutal at milyon-milyong mga mandirigma ng tao ang namatay. Sa kabutihang palad sa huli, lahat ng mga demonyong sumalakay sa Prime Martial World ay napatay at ang 4 na portal ay nawasak. Ang lahi ng demonyo ay hindi pa nakakatapak sa Prime Martial World mula noon.
sa panahon ng pagpatay na iyon. Dinala ng mga taong nagsasaka ang maraming mananakop na lahi ng demonyo bilang mga bilanggo. Inusisa nila sila at nalaman na ang sumasalakay na lahi ng demonyo ay nagmula sa isang dimensyon na tinatawag na Demon Abyss World. Ang Demon Abyss World ay kung saan nakatira ang lahi ng demonyo. Sila ay brutal at mabangis kaya lagi silang naghahanap ng paraan upang salakayin ang ibang mundo. Kapag nakatawid na sila, ipapadala nila ang kanilang hukbo upang sumalakay at manloob. Ang Prime Martial World ang isa sa mga target nila. Nakita ko, noon lamang napagtanto ni Dustin na ang lahi ng demonyo ay sumalakay sa Prime Martial World 800 taon na ang nakalilipas. At ito ay bumalik muli. Ngayon ay muling lumitaw ang lahi ng demonyo sa ating Prime Martial World. Mukhang ito ay isang kalamidad na nagbabadya sa abot tanaw. Umiling ang anino sa kawalan ng pag-asa. Ganyan ba talaga kalakas ang lahi ng demonyo? Tanong ni Dustin. Ngayong muling lumitaw ang lahi ng demonyo. Kailangan niyang malaman ang kanilang lakas upang maihanda niya ang kanyang sarili kung sakaling makasalubong sila. Sa pangkalahatan, ang lahi ng demonyo ay mas malakas kaysa sa mga taong nagsasaka ng Prime Martial World. May sarili silang ranggo sa lahi ng demonyo. Sa pagkakaalam ko, may sundalong demonyo, general ng demonyo, panginoon ng demonyo, hari ng demonyo, imperador ng demonyo at emperador ng demonyo. Ang isang demonyong sundalo ay parang isang taong nagsasaka na may cultivation base ng Master Realm. Ang mga Demon General Cultivation Base ay sa Astral Realm, Demon Lord Tribulation Realm, Demon King Heaven Realm at Demon Imperator Primal Holy Realm. Kung tungkol sa emperador ng demonyo, ito ay isang alamat, at ito ay katumbas ng Panginoon ng Banal na Kaharian. Nakikita mo, kahit na ang isang demonyong sundalo, ang pinakamababa sa ranggo, ay nasa parehong antas ng isang magsasaka ng tao na may cultivation base ng Master Realm. So, ano sa tingin mo? Damn! Napabuntong hininga si Dustin habang sinusubukang bumawi mula sa pagkagulat sa pagkuha ng lahat ng impormasyong iyon. Malinaw na ang lakas ng lahi ng demonyo ay higit pa kaysa sa mga tao. At ang Black Demon Imperator na iyon ay dapat nakatumbas ng isang human cultivator na may cultivation base ng Primal Holy Realm. Ang kaharian na iyon ay itinuturing na pinakamalakas sa Prime Martial World. At naasar lang siya sa ganyang Demon Imperator. Kahit na ang kanyang mga pag-iisip ay okupado ng puwersa at lakas ng lahi ng demonyo at ng kanilang Imperator. Si Dustin ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Daan-daang taon na ang lumipas at ikaw ang unang nakakita at nakausap sa akin. Kakaiba iyon. Naniniwala akong may espesyal na koneksyon sa pagitan natin. Sa pagbabalik ng lahi ng demonyo, malapit nang masangkot ang Prime Martial World sa isang digmaan. Kaya, mangyaring alagaan ang iyong sarili. Kailangan kong abisuhan ang ilan sa aking mga matatanda upang makita kung maaari nating ihinto ang lahi ng demonyo sa pagkakataong ito. Sana hindi pa tayo huli. Wika ng anino na may pag-aalala at tila nagmamadaling umalis. Sir, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nagyusisa si Dustin at nagtanong bago siya iwan ng anino. Hindi mo na kailangan pang malaman ito sa ngayon. Kung tama ako tungkol sa koneksyon sa pagitan natin, malalaman mo kaagad. Nararamdaman ko na mayroon kang ilang magagandang katangian. At ang iyong swerte, regalo ng talento at mga kakayahan sa pag-unawa ay ang lahat ng pinakamahusay na makikita sa sinumang individual. Bago ako umalis, bibigyan kita ng regalo. Prituhin ito bilang tanda ng ating pagkakaibigan. Pag-isipan mo ito, at baka makatulong ka sa pagpapanumbalik ng nawala nating kaluwalhatian. Ikinaway ng anino ang kanyang kamay at isang strand ng liwanag ang direktang bumaril sa soul sea ni Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Bago pa man naintindihan ni Dustin ang anuman o makapagbitaw ng isang salita ay kumupas na ang anino hanggang sa hindi na siya makita. Wala na siya. Pagkaalis niya, tiningnan ni Dustin ang soul sea niya. Iniisip niya kung ano ang iniharap sa kanya ng anino. May nakita siyang scroll. Nang mapagtanto ni Dustin kung ano iyon, natarante siya. Nagulat siya nang matanggap niya ang regalo mula sa anino. Ito ay isang banal na kasulatan na tinatawag na Earth Formula.